Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Bagong laruan na naman para sa akin. Nalalaki ang mga mata sa tuwa ni Vladimir na makita ang malaking kahon na ipinadala sa Sweet Angel Orphanage. Ayon sa nakalakip na note doon ay para daw iyon sa kanya. Ipinadala nila Mr. and Mrs. Choi, ang mag-asawa na malapit ng umampon sa kanya. Ang bait talaga ng aampon sa iyo, Vladimir? Ngiting-ngiting wika na James. Kasakasama niya ito at ang isang kaibigan pa nilang si Charles nang ipatawag siya ng madre at sabihin na may bagong delivery raw para sa kanya. Tinignan niya si James. Wala namang halong inggit siya na nakikita sa mukha nito. Mukhang puro na saya lang talaga ang nakikita niya doon para sa kanya. Mabait din naman ang aampon sa iyo ah. Alam ko, pero hindi ganito si Mama Esmeralda. Hindi ako spoiled sa kanya. Hindi naman sila nagre-reklamo ako dahil hindi ko rin naman gusto ma-spoiled. Pero nakakatuwa talaga mga aampon sa iyo, Vladimir. Mahal na mahal ka talaga nila. Parang nung isang buwan lang nang bumisita sila muli rito, ay nagpadala sa iyo ng ganyan din karami na laruan. Napangiti si Vladimir nang maalala. Tama si James. Noong nakaraang buwan nga lamang, bumisita muli ang mga aampon sa kanya sa Sweet Angel Orphanage. Sa anim na magkakaibigan na bumisita sa orphanage, na halos naging tirahan na niya simulat sa pulbata pa siya, ang mag-asawa ang madalas na bumibisita ng paulit-ulit. Matagal ang proseso ng pag-aampon kaya naman kahit matagal na nang makapili ang mga magkakaibigan ng batang aamponin, ay hindi pa rin siya maaaring madala na mag-asawang Mr. Woojin Choi at Mrs. Sunhee Choi sa Korea kung saan nakabase ang mga ito. Unang kita pa lang sa kanya na mag-asawa, ay gusto na ng mga ito na aamponin talaga siya. It was love at first sight, ayon sa mga ito. Ganoon din naman siya sa mga ito. Ang mag-asawa yata ang pinakamabait sa lahat ng magkakaibigan na bumisita sa Sweet Angel Orphanage noon para subukan na mag-ampon. Ayon din sa kwento ay ito talaga ang may pinaka-interest na mag-ampon at nagpasimuno sa mga kaibigan nito na mag-ampon din ng mga bata. Kinukonsidera ni Vladimir na napakaswerte niya para siya ang mapili ng mga ito. Punong-puno na ang kabinet ni Vladimir ng mga laruan dahil halos buwan-buwan nga na nagpapadala ang mga ito. Bukod pa roon, sa ilang beses na personal na dinadalaw siya ng mga ito, ayon sa mga ito ay wala naman daw problema dahil malapit lang ang Korea sa Pilipinas. Madalas na dumadalaw ang mga ito sa kanya doon kahit hindi pa tapos ang paglalakad ng mga papel para maampun siya. Kagaya ng nakaugalian ay pinamigay din ni Vladimir ang mga iyon. Inabutan niya si James ng ilan at ganoon din si Charles. Pero hindi kagaya ni James ay tumanggi si Charles. Huwag mo nga akong gawin na charity, Vladimir. Tila, nagalit pa ito nang pilitin niya. Yun ba ang iniisip mo sa tuwing mamimigay ako ng laruan? Hindi ko kailangan ng mga laruan. Nakaingos pa na wika nito sa kanya. Kaya lang naman ako nandito ay sinamahan lang kita. Huwag mo akong kaawaan. Kumunot ang noon ni Vladimir. Sanay na siya sa bruskong ugali ng kaibigan. Sa limang naging malalapit niyang kaibigan sa Sweet Angel Orphanage, si Charles ang pinakakakaiba ang ugali sa kanila. Masyado kasing mainitin ang ulo nito. Hindi naman din niya masisisi ito. Sa kanilang anim na magkakaibigan, si Charles ang may pinakamahirap na pinagdaanan. Mahirap din naman ang pinagdaanan ng iba pero kakaiba ang kay Charles. Saksi siya sa mga nangyari dito noong una itong dalhin sa Sweet Angel. At nang ilang beses itong binalak na ampunin pero hindi rin kinukup-kup sa huli. Naiintindihan niya kung bakit madalas na mainit ang ulo ni Charles. Kilala niya ito ng husto dahil kagaya ng kaibigang si Philip, sanggol pa lamang siya ng una siyang dalhin sa Sweet Angel Orphanage. Ayon sa mga madre, dinala daw siya doon ng kaibigan ng kanyang ina ilang araw matapos siyang maipanganak.
namatay daw kasi ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. At bago pa raw malaman ng kanyang ina na buntis ito, ay namatay daw ang boyfriend nito sa isang car accident. Patay na din ang kanyang ama. Wala na rin daw itong iba pang kamag-anak at tanging sa kaibigan na lang ng kanyang ina na ibigay. Dahil hindi siya kayang buhayin ito, dinala siya nito sa bahay ampunan. Maayos naman ang naging buhay ni Vladimir sa bahay ampunan. Ngunit sa tinagal-tagal niya doon, walang kahit na sino sa mga dumalo ang nagkaroon ng interes na umampun sa kanya. Hanggang ngayon, maswerte pa din siya dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, isang napakabait na mag-asawa pa ang aampun sa kanya. Mabait din naman ang ibang tao na mag-aampun sa mga kaibigan niya, pero iba talagang pakiramdam niya at pakiramdam ng mga ito sa kanya. Alam ko nararamdaman niyo sa akin, Vladimir. Hindi niyo ako dapat nakaawaan. Maliwanag ba? Ramdam ni Vladimir na tila mababasag ang boses ni Charles. Napabuntong hininga siya. Naalala niyang minsan na nasabi sa kanya ng kaibigang si Philip na baka raw dahil ganoon si Charles, kapag binibigyan ay naiinggit ito. Ilang beses na kasi ito nagkakaganoon sa tuwing bibigyan niya ito ng ilang gamit na padala sa kanya ng magara na mga mag-aampun. Hinawakan niya ang balikat ni Charles. Ngumiti siya. Hindi ko talaga iisipin yun. Maswerte tayo eh. Sa lahat ng mga bata sa Sweet Angel, tayo magkakaibigan ng masaswerte. Aampunin tayo ng mga banyaga. Hindi lang basta mga banyaga. Mga mayayaman at kinikilalang tao sa kani-kanilang bansa. Hindi tayo dapat kaawaan. Hindi mo rin dapat iniisip na yun ang iniisip ko sa'yo. Maliwanag din ba? Tumango si Charles. Hindi naman maiiwan si Charles sa ampunan. May aampun din dito. Isang sikat na pintor sa bansang Italia. Hindi man kagaya ng ibang aampun na madalas na binibisita pa rin ang aampunin ng mga ito, ay mukhang maayos naman ang aampun kay Charles. Isama pa na hindi naman papayagan ng officers ng ampunan kung malalaman ng mga ito na hindi makabubuti para kay Charles ang aampun dito. Lahat ng aampun ay tinitingnan din ng karakter bago payagan na umampun ang isang bata. Magiging maayos ang buhay ni Charles. Ganon din ang mga kaibigan niya at lalong-lalong na siya. Ramdam na ramdam niya ang kanya. Nananabik si Vladimir sa kanyang hinaharap. Nagpahanda pa mga aampun kay Vladimir sa malaking bahay ng mga ito sa Seoul, South Korea sa araw na nagawa na siyang dalhin ng mga ito doon. Opisyal na siyang naampun. Inimbita ng mga ito mga malalapit na kaibigan nito sa bansa para ipakilala siya. Inanunsyo din ang mga nag-ampun sa kanya na nais din gawin ng mga itong legal ang pag-ampun sa kanya. Ibibigay na mag-asawa ang apelido ng mga ito para sa kanya. Walang pagsadlan ang saya ni Vladimir. Napakaswerte talaga niya sa mag-asawa. Pinangako niya na susuklian niya ang lahat ng ibinigay ng mga ito sa kanya. Naramdaman talaga niya na mahal siya. Napakaganda ng trato ng mga ito sa kanya. Matatapos na ang kasiyahan nang dumating ang isang bisita na kanina pa inaasahan ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito, ay ang mag-asawa daw ang pinakamatalik na kaibigan ng mga ito. Matatapos na ang kasiyahan nang dumating ang isang bisita na kanina pa inaasahan ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito, ay ang mag-asawa daw ang pinakamatalik na kaibigan ng mga ito. Magkababata daw kasi ang kanyang ama at ang lalaki sa mag-asawa. Nakita nga agad niya ang closeness ng mga nag-ampun sa kanya at sa bagong dating na mag-asawa. Nagyakapan pa ang mga ito na parang kahit tagal na hindi nagkita. Ipinakilala ng mga nag-aampun sa kanya ang mag-asawa. Pleased to meet you. Nakangiting wika ni Vladimir sa wikang Koreano. Ganoon din kami sa iyo, Vladimir. Nakangiti pang wika ng babae. Kumunot ang noo ni Vladimir. Simula nang malaman niya na aampunin siya ng mag-asawang Koreano, ay sinikap niya na mag-aral ng lingwaheng Korean at mas magaling pa sa wikang Ingles. Tuwing dumarating ang mag-asawa para dalawin siya, tinuturuan siya ng mga ito. Pinadalhan din siya ng mga ito ng Korean dictionary para lalo siyang maging bihasa. Hindi masasabi ni Vladimir na ganoon na siya kabihasa, pero sinisikap niya. Kaya nagulat siya na kausapin siya ng kaibigan ng magulang sa wikang kinalakihan niya. Marunong po kayo magsalita ng wikang Pilipino? Ginulo ng babae ang buhok ni Vladimir. Kagaya mo'y Filipina din ako. Ako ang dahilan kung bakit ninais ng mami mo na mag-ampun sa Pilipinas. Magkaibigan kami. Nagustuhan niya mga ugali ko kaya naman nanabik siya na mag-ampun din ng isang kalahi ko.
Napatango-tango si Vladimir. Kung ganoon ay kailangan pala niya magpasalamat ng malakas sa babae. Ito ang naging daan kung bakit napunta sa Pilipinas sa mga magulang. Ito din ang dahilan kung bakit nagaya ang kanyang mga magulang sa iba pang kaibigan nito sa ibang bansa para mag-ampun din kagaya ng mga ito sa bansang sinilangan pa niya. Kaya magkakaroon din ng maayos na buhay ang kanyang mga kaibigan ay dahil sa babaeng ito. Akmang magsasalita na si Vladimir na biglang mula sa likuran ng mga ito ay may lumabas na batang babae. Sa tansya niya ay nasa 4 na taong gulang ang babae. Siya nga pala, gusto ko rin na makilala mo ang anak ko, si Aryan. Pinaharap nito ang tila nahihiya pang anak nito sa kanya. Anak, meet your kuya Vladimir. Say hello. Sandaling tinitigan siya ni Aryan. Pagkatapos ay yumuko na tila bahiyang hiya. Hello. Ngumiti si Vladimir. Umupo siya para maging magkasimpantay sila nito. Anyong hasayo? Ara. Kumunot ang noo ni Aryan. Ara? Nickname ko sa'yo. Hindi may paliwanag ni Vladimir ang kanyang nararamdaman sa bata. Maganda ang bata. Hindi man kamukha ng ina ay may kakaibang ganda na taglay ito. Makikita mo iyon kahit bata pa ito. Napaka-cute nito sa suot nitong pink na bestida at naka-pigtails na buhok. Tila kay sarap din na pisili ng matatabang pisngi nito. She looks so cute and adorable. Gusto na agad niya ito sa unang kita niya pa lang dito. Tumingin ito sa ina nito na tila nagtatanong kung ano ang kailangan nitong gawin. Gusto mo bang maglaro tayo, Ara? Ramdam niya na naiilang sa kanya ang bata. Pero gusto niyang makasama ito. Makalaro. Nag-iisa na lang siya ngayon. Hindi kagaya noon sa Pilipinas na marami siyang kaibigan. Gusto niya maging kaibigan at mapalapit kay Ara. Tumingin muli sa kanya si Aryan. Tinitigan siyang mabuti na tila iniisip ba kung tama ang makipaglapit ito sa kanya. Inilahad ni Vladimir ang kanyang kamay. Nagalilangan pa rin ang bata pero kapag kuwan ay tinanggap nito iyon. Nakipaglaro siya kay Aryan. Sa mismong araw na nakatapak siya sa Korea ay nagkaroon agad siya ng bagong kaibigan. He's indeed lucky. Lumipas sa mga taon. Kagaya ng inaasahan at kinapapanabikan ni Vladimir, ay naging maganda nga ang kanyang buhay sa piling ng mag-asawang Choi. Binigyan siya ng mga ito ng marangyang buhay. Pinag-aral siya ng mga ito sa pinakamagandang paaralan sa Korea. Nang sabihin din niya ang naisin niya na makapag-masteral sa Amerika, ay pumayag din ang mga ito. Nasabik pa nga ang mga ito dahil yun talaga ang gusto at plano ng mga ito para sa kanya. Sinabihan siya ng mga magulang na balang araw, ay siya daw ang magmamana ng negosyo ng mga ito. Kaya kakailanganin niya talaga iyon. Para suklian ang lahat ng bagay na ibinibigay sa kanya na mag-asawa, nagsikap si Vladimir ng mabuti. Tinapos niya ang kolehiyo na may mataas na marka. Mataas din ang honor na nakamit niya. 22 taong gulang siya nang makatapos siya ng kolehiyo. Kasunod noon, inag-apply siya sa Harvard Business School para mapalawak pa ang kanyang pinag-aralan. Swerte naman na natanggap siya. Sa kasalukuyan ay 1 taon na din siyang nag-aaral doon. Bakasyon niya lamang ngayon kaya nagawa niyang bumalik muli sa Korea. Bukod sa pagbisita sa mga magulang, importante din para kay Vladimir ang bisitahin si Aryan. 17 taong gulang na ngayon si Aryan. Kagaya ng naiisip niya noong bata pa ito, lalaki talaga itong maganda. Namanan nito sa ama nito ang maputi at makinis na kutis. Pati na rin ang singkit na mga mata nito. Ang mahinhin at feminine na ugali naman nito ay minana nito sa ina. Maitim, mahaba at malaseda rin sa kintab ang buhok ni Aryan, kagaya ng ina. She looks so simple, yet so perfect. Nanatili pa rin naman sila na magkaibigan ng dalawa sa nakalipas na taon. Kayang aminin ni Vladimir na kaya gusto niyang bisitahin at importante para sa kanya na gawin iyon ay dahil importante sa kanya si Aryan. Namimiss din niya ito. Nakakapag-usap rin naman sila kahit nasa ibang bansa siya, pero hindi ganoon kadali. Hindi pa kasi ganoon kabago ang teknolohiya ngayon. Nakakapag-usap sila sa telepono pero madalas na sandali lang. May kamahalan din kasi ang pagtawag mula sa ibang bansa. Kahit mayaman sila ay hindi naman gustong maging abuso sa mga magulang kaya madalas ay tinitipid din niya ang baon. Isama pa na hindi rin mahilig sa mga ganoon si Aryan.
Kaya naman nasabik si Vladimir ngayon na nakabisita muli siya. Ngayon ay maaaring makita at makausap na niya ng matagal si Aryan. Nang dumalaw siya sa bahay ng mga ito, ay sinabi ng ina nito na nasa eskwelahan ng dalaga. Sinabihan siya ng ina nito na kung gusto niyang makita at makasama agad ang dalaga, ay maaaring sunduin niya ito doon. Ginawa ni Vladimir ang sinabi ng ina ni Aryan. Sinundo niya ito at naging madali lang naman iyon sa kanya. Nakita agad niya si Aryan pagkalabas nito ng eskwelahan. Vladimir? Nakarating ka na pala. Wika ni Aryan nang makita siya nito. Niyakap niya ito dahil na rin sa sobrang saya na makita niya muli ito. Madalas na nag-uusap sila sa wikang Pilipino dahil kinasanayan na rin naman iyon ng dalaga. Kahit sa Korean nakabase ay sinasanay pa rin ito ng inang Pilipina na matuto ng lengguwahe nila. Namiss kita, Ara. Wika niya habang nakayakap dito. Gumanti din naman ang kaibigan ng yakap. Pero hindi kasintindi ng kanya. Naintindihan niya kung bakit ganoon. Sadyang mahihiyain si Aryan kaya naman kahit matagal na silang magkakilala ay hindi pa rin ito komportable sa kanya. Ayon dito ay ganoon daw ito sa lahat ng lalaki at ilan din na kaibigan ng mga babae. Sa katunayan ay kakaunti lang talaga ang kaibigan nito. I missed you too, Vladimir. Matipid lang na ngiti ni Aryan nang bitawan niya ito. Pero malaking bagay na kay Vladimir iyon. Nakangiti pa rin naman ito. Masaya siya na nagagawa niyang pangitiin ito. Isama pa na kagaya niya ay namiss din siya ni Aryan. Pinapahalagahan niya ng husto iyon. Ipinamulsa ni Vladimir ang kanyang mga kamay. So, would you like to have some snacks with me? You know, catching up? Sandaling bumakas sa mukha ni Aryan ang pag-aalinlangan pero pumayag din ito sa gusto niya. Nagpunta sila sa isang cafe. Tila sila magkarelasyon na nagde-date doon. Halos si Vladimir lang ang nagsasalita sa buong pag-uusap nila ni Aryan. Hindi naman sa hindi niya pinagbibigyan na magsalita si Aryan. Sa totoo lang ay nagtatanong din naman siya dito pero sadyang mailap at a girl of a few words lang talaga ang babae. Sumasagot naman ito pero tila wala itong interes. Pero kapag nagkukwento naman siya ay ramdam niya na nakikinig ito sa kanya. Masasabi ni Vladimir na marami siyang dahilan para ma-turn off kay Aryan dahil na rin sa tila kawalan ito ng interes na kausap siya. She seems so boring, pero kahit naiisip at ilang beses na niya iyong pinagsiksikan sa kanyang sarili, ay ayaw pa rin pumasok noon sa katawan niya. Malakas ang isang bahagi na nagsasabing gusto niyang makasama si Aryan. Gusto niya makita ito. Gusto niya si Aryan. Hindi sigurado ni Vladimir kung paano nagsimula pero alam niya na gusto niya ito. Gusto niya ito palagi makita at makasama. Sa kabila ng lahat, masaya din siya na makasama ito. Marami namang babae ang nakilala at naging kaibigan ni Vladimir pero madalas ay ito pa rin ang iniisip niya. Kahit noong bata pa sila ay ilang ito sa kanya. Gusto niya pa rin na ipilit ang sarili dito. Palagi niyang iniisip na kaya ganoon ay dahil sadyang mahihiyain talaga si Aryan. Ganoon din naman kasi ito sa mga kaibigan nito sa Korea. Pero pumasok na din naman sa isipan niya na hindi dapat ito maging ganoon sa kanya. Bata pa lang ito ay magkakilala na sila. Nakikipaglaro siya dito palagi. Madalas pa nga na dinadalaw niya ito sa bahay ng mga ito. Hindi basta-basta ang pagsama nilang dalawa ngunit sa kabila ng pagtataka, isinantabi na lang iyon ni Vladimir. Alam niya na mali kung pipilitin niya si Aryan na magkagusto din sa kanya. Gayong ramdam niya na wala itong interes sa kanya. Kaya naman kahit masasabing nasa tamang edad na din naman sila, hindi niya pa rin masaba dito ang nararamdaman. Natatakot siya na baka mahirap para rito natanggapin iyon o hindi kaya ay mailang ito. Isama pa na baka nga bata pa ito kaya ganoon din ito. May kalakihan din kasi ang age gap nila, 6 na taon. Ngunit kahit ganoon pa man, aantayin ni Vladimir ang pagkakataon niya. Umaasa na nga lang siya na sana ay magkaroon din siya ng lakas ng loob. Gawa na rin ang takot sa maaaring isagot sa kanya ni Aryan kung sakaling umamin siya. Gusto niya ito pero kapag lalo pang hindi naging maganda ang relasyon nila, kapag ginawa niya iyon, paniguradong magiging malaking pagsisisi para sa kanya. Mag-alas 11 na ng gabi na makauwi si Vladimir sa bahay nila. Kakatapos lang niyang ihatid si Aryan. Pinasamahan kasi ito sa kanya ng mga magulang nito sa debut party ng kaibigan nito.
Siya ang naging escort nito sa party. Kagaya ng dati ay nagkaroon siya ng masayang oras. Kahit na ba hindi niya kaedad ang mga dumalo sa party. Hindi siya gaano nakaka-relate sa pinag-uusapan ng karamihan at kagaya pa rin ng dati si Aryan sa kanya. Ilang pa rin ito sa kanya. Ngunit basta kasama niya si Aryan ay masaya siya sa kabila ng pagtrato nito. Nagulat si Vladimir na makita niyang gising pa rin ang kanyang mga magulang na tila ba inaantay ang pagdating niya. Nasa malaking living room ito ng bahay. Kapwa pa maganda ang ngiti ng mga ito. Pinaupo siya ng mga ito sa sofa kaharap ng kinauupuan ng mga ito. "So, how's the party? How's Aryan? Did you two have a good time?" Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Ngiti-ngiti ito. Sinagot niya ang mga magulang. "Good to hear then. I love it when you spend time with her, Vladimir. I'm having the best time of my life too when I'm with her, Hyun-Yuni." Kahit na madalas parang sibi lang niya akong ituring okay lang. Wala eh, ganoon yata talaga kapag nagmamahal, nagpapakamartir. Tinatanggap lahat basta makasama lang siya. Tumangutang ang dalawa. Kapag kuwan ay sumaryoso mukha ng dalawa. Nagsalita ang kanyang ama. "Adil, we want to talk something important about you." Kumunot ang noo ni Vladimir. "Is that why you're still awake at this time? Is that really important?" "It is. You know, we can talk about it some other time, but because we already have a hint of how you are feeling with Aryan, I think we can discuss it now. So, it's about me and Aryan? What is it?" Tumingin muna ang kanyang ama sa asawa. "You and Aryan, we want you to be together. We actually have arranged your marriage." Nabigla si Vladimir sa narinig. "What are you talking about, Abiji? Are you serious?" Tumango ang kanyang ama. "When we are young, Minho and I had discussed that we want our children to end up being together. It was just meant not to be serious until we have you and their company in distress." Kumunot ang noo ni Vladimir. Kagaya nila ay mayaman at makapangyarihan din ang pamilya ni Aryan. May malaking kumpanya din ang mga ito sa Korea kagaya ng mga magulang niya. "What do you mean? I help their company, not because Minho and I are best friends. It was because he gave Aryan a bargain. We saw the fondness you have from Aryan. We thought that it would be a good if we have arranged for you to be married to her. Minho's family loves you too. We wanted you both for each other, so we can officially be one whole big happy family. But isn't that unfair?" Lumapit sa kanya ang ama. Hinawakan nito ang balikat niya. "Arranged marriages usually happen in Korea, Vladimir. Me and your mother, we are also a product of that. We did just fine though. We are happy. I know it might not be a good news to you since you are not used to this culture, but because we saw how happy you are when you are with Aryan, we agreed." Tumangutango si Vladimir. "You are right. I like Aryan. So for me, there wouldn't be any problem. But did Aryan know about this? How did she react? Did she accept it?" Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. "Minho and Juan already talked about it with her. They said she did accept it wholeheartedly. There wouldn't be any problem, Vladimir." Sa mga sinabing iyon ng magulang, ay nabuhay ng loob si Vladimir. Tatlong araw makatapos aminin ng kanyang mga magulang ang totoong estado nila ni Aryan, ay niyaya niya itong lumabas. Gusto niya makausap ito tungkol sa inamin ng kanyang mga magulang. Gusto niyang personal na marinig mula rito kung ano nga ba talaga ang nararamdaman nito para doon. Luckily ay pumayag naman ito. Dinala niya ito sa Seoul Tower, isang national landmark sa Seoul, South Korea. Maraming attractions at lugar silang mapupuntahan doon. Kaya doon niya napili na dalhin si Aryan. Habang naglalakad sila, paakyat noon ay hindi napigilan ni Vladimir na hawakan ang kamay nito. Naramdaman niya na bahagya pang nanginig si Aryan sa ginawa niya. Tumingin ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. "Hindi ka ba naiinggit sa kanila? Halos lahat kasi ng umaakyat doon ay tila magkarelasyon dahil magka-holding hands." Hindi nagsalita si Aryan.
na natili lang itong nakatitig sa kanya. Ngumiti si Vladimir. Inilapit niya lalo ang sarili sa dalaga at hinawakan ng pisngi nito. Huwag kang matakot, Ara. Vladimir? Ay, bumuntong hininga ito. Nahihiya ako. Hindi dapat natin ginagawa ito. Hindi nga ba? Tinitigang muli siya nito ng mabuti. Hindi pa naman opisyal ang engagement natin. Kung ganoon ay totoong alam mo na? Kailan mo pa nalaman? Last month. Maikling sagot lang nito. And you're okay with it? Kahit na inamin na sa kanya ng mga magulang ang naging sagot ni Aryan, gusto pa rin niya na makasigurado. Kahit gusto niya ito ay ayaw din naman niya na ipilit ang sarili dito. Gusto niyang sa bibig mismo ni Aryan niya marinig na maayos lang dito ang lahat. Worst can be fabricated. Lalo na kapag gustong gusto ng taong nagsabi ng mga iyon na marinig ang mga ganoon. You're a nice guy, Vladimir. Sino ba naman ang taong hindi magkakagusto sa'yo? Sapat na ang mga salitang iyon kay Vladimir para masigurado niya na tanggap na nga ni Aryan ang pakikipagkasundo sa kanila. Lumawak ang ngiti ni Vladimir. Thanks for the credit, Ara. Well, I'm not just nice. Kaya din naman ako ganito sa iyo dahil gusto kita. Matagal na. Bumakas ang pagkagulo sa mukha ni Aryan. Bata ka pa'y crush na kita. You are really cute. Adorable. Madalas kitang dinadalaw sa bahay niyo. Hindi dahil magkaibigan ng mga magulang natin o dahil pareho tayo na nagsasalita ng wikang Filipino. Iyon ay dahil gusto ko na mapalapit sa iyo. Gusto ko makita ka palagi. Makasama ka. Inaabangan ko talaga ang bakasyon na ito dahil namimiss kita ng gusto. Kapag kasama kita, may hindi maipaliwanag na damdamin sa puso ko. Hindi naman katakataka iyon. You're really pretty. Lalo na ngayong nagdadalaga ka na. But that's not just the point, Ara. Marami na akong babaeng nakilala. Nakasama. Marami na ako nakita na masasabing mas maganda pa kaysa sa iyo at tila madali lamang na makuha. Pero sa tuwing iniisip ko na makipagrelasyon sa kanila, hindi ko magawa. Kapag naiisip ko ang salitang girlfriend, ikaw palagi ang lumalabas sa utak ko. Kahit madalas na mahihain at ilang ka sa akin sa kabila ng pilit kong paglapit ng sarili sa iyo, hindi ko pa rin mapigilan na magustuhan ka. Pero sa tingin ko, hindi lang talaga kita gusto. Napakatindi nitong nararamdaman ko para sa iyo, para masabi ko na gusto lang kita. I think I'm in love with you. Naramdaman ni Vladimir na natigilan sandali si Aryan, pero maya-maya ay kiming umiti lang ito. Kung ganoon ay mabuti. Kumurap si Vladimir. Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Hindi mo naman ipinilit ang sarili sa akin, Vladimir. Isama pa na na-appreciate ko ang nararamdaman mo na iyan sa akin. Mas makabubuti sa relasyon natin iyon, di ba? Pero ikaw, ganoon din ba ang nararamdaman mo sa akin? Alam ko nalikas sa iyong pagiging mahihain pero gusto din naman kita, Vladimir. Putol ni Aryan sa akmang sasabihin niya. Tila may tumugtog na malakas na banda sa puso ni Vladimir. Napakasaya niya sa kaalaman na gusto din siya ni Aryan. If that's the case, we are officially together now? Ngumiti si Aryan. Hindi na iyon kimi ng ngiti lang pero hindi naman ang klase ng ngiti na umaabot na sa mata nito. Pero para kay Vladimir ay sapat na iyon. Kung iyon ang gusto mo na itawag doon, then be it. Kinuha niya ang kamay ni Aryan at tinalikan iyon. You won't regret this. It was the one of the happiest days of Vladimir's life. Ngayon ay nasisigurado na niya na maayos lang talaga kay Aryan ang lahat. Gusto din siya nito. Hindi man ito inamin sa kanya na mahal siya nito kagaya na lang ng nararamdaman niya dito ay sapat na iyon para sa kanya. Halos ganoon na rin naman para sa kanyang ibig sabihin noon. Ipinagpatuloy nila ni Aryan ang pag-akyat sa tower. Nakarating sila sa roof terrace kung saan makikita ang Locks of Love. Ilang beses nang na-feature ang lugar na iyon sa mga teleserye at pelikula sa bansa. Popular iyon sa mga tao na gustong magsabit ng lock ng mga ito na sumisimbolo ng eternal love. Dahil alam niyang maaaring magpunta sila ni Aryan
Ngayon doon ay naghanda siya ng padlock na maaaring isabit nila doon. Nakikooperate naman sa kanya si Aryan. Sabay nilang isanarado ang lock na para bang normal silang magkasintahan. Inilagay nila ang susi sa post box of love. Hinalikan niya si Aryan sa noo pagkatapos nilang magawa ang romantiko na bagay na iyon. Naramdaman pa din niya ang pagkailang ng ngayon ay kasintahan na niya, pero hindi na lang niya pinansin. Balang araw ay masasanay din si Aryan sa kanya. Kahit matagal na niyang ginagawa ang pakikipaglapit dito nang hindi ito naiilang, umaasa siya na darating din ang araw at magiging komportable din ito sa kanya. At higit sa lahat, maririnig din niya ang salitang mahal din siya nito. Hindi lang basta gusto, kung hindi mahal. Eleven years later. Gustong iba to ni Aryan ang remote na hawak niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit naisip niyang manood ng pelikula. Gayong alam niya na lalo lang siyang masasaktan. At romantic movie pa iyon. Sobrang masasaktan na ba talaga siya para mawala na ng katinuan ang utak niya? Ang huling bagay na kailangan niya ay ang makanood ng mga nakakakilig na eksena o kahit ano pa man na nagpapatungkol sa pag-ibig. Napabuntong hininga si Aryan. Ibinaba niya ang remote at pinatay ang TV. Kailangan niya maging mahinahon, kagaya ng siya naman talaga na babae noon. She was a woman full of poise. Hindi dapat niya hayaan na sirain siya ng isang masamang pangyayari. Kailangan niyang kumalma. Ngunit kahit anong pagpipigil niya sa masamang bugso ng kanyang damdamin ay tila napakahirap noon. Hindi niya magagawang kumalma. Sa pangatlong pagkakataon ngayong araw, umiyak na naman siya. Aryan hated this feeling. Pang ilang iyak na ba niya iyon? 2 linggo na ang nakalilipas simula nang maghiwalay sila ni Jaejin. Hindi naman talaga siya iyakin pero dahil sa matinding sakit na pinagdadaanan niya ngayon, pilitin man niya ang sarili na huwag umiyak ay hindi niya magagawa. 4 taon rin ang itinagal ng relasyon nila ni Jaejin. 4 taon na nasayang lang. 4 taong pagkakamali. Hindi dapat na naging matigas ang ulo niya. Hindi dapat siya nanira ng maganda na sana niyang buhay na matagal nang itinakda sa kanya. Kung hindi lang sana niya ipinagpilitan ang nararamdaman niya para kay Jaejin noon, hindi siguro siya masasaktan ng ganito. Siguro ay maayos ang buhay niya kasama ang isang maayos na lalaki. Kasama si Vladimir. Pero nangyari na ang nangyari. Pagsisihan man niya ang lahat ngayon, nagkamali na siya. Ipinagpalit niya si Vladimir sa isang walang kwenta na lalaki. Si Vladimir na siyang walang ginawa para sa kanya kundi kabutihan. Minahal siya sa kabila ng mga kamalian niya. 24 taon na si Aryan nang dumating sa buhay niya si Jaejin. Kakatapos niya lamang noon ang kolehiyo sa kursong dentistry. Nagsisimula pa lamang siya ng kanyang career noon nang pinili nitong siya maging dentist nito. Hindi basta-bastang tao si Jaejin, kaya naging isang malaking pasabog iyon sa klinik kung saan siya nagtatrabaho. Kahit na may sarili at malaking kumpanya ang kanyang ama, hindi siya nito pinilit na pamahalaan iyon. Isama pa na alam naman ng mga ito na sa hinaharap ay ang fiancé niya na si Vladimir ang mamamahala noon. Hinayaan siya ng pamilya pati na rin ang fiancé niya na gawin ang gusto niya. Basta masaya daw siya sa ginagawa ay walang problema sa mga ito. Doon sila nagkakilala ni Jaejin. Isang sikat na rockstar si Jaejin sa Korea at halos lahat yata ng babae sa buong Seoul ay may crush dito. Isa siya sa mga babae na iyon. Kilala siya bilang mahinhin pero dirty little secret niya ang magkagusto kay Jaejin. Naagaw ni Aryan ang interest ni Jaejin kaya siya ang pinili nito na maging opisyal nitong dentist kahit na baguhan pa lamang siya. Dahil na rin sa lihim niyang hinahangaan ito ay nagustuhan niya iyon. Pero hindi lubos na isip noon ni Aryan na iyon pala ang maaaring simula ng isang gulo. Hindi nagtagal ay nagtapat sa kanya si Jaejin. Inamin nito na gusto talaga siya nito. Simula 17 taong gulang si Aryan, nakatakda na sa kanyang isip na si Vladimir lang ang lalaking para sa kanya.
ipinagkasundo sila ng mga magulang nila para maisalba ang dati ay muntik ng malugi na kumpanya nila. Tinanggap iyon ni Aryan dahil wala rin naman siyang love interest. Mabait din naman si Vladimir. Naniniwala siya sa mga magulang niya na makabubuti ito para sa kanya. Ramdam din naman niya iyon, lalo na at alam niya na mahal din siya nito. Maayos ang lahat sa buhay niya bago dumating si JJ. At nagtapat ito ng damdamin sa kanya. Gusto niya si Vladimir pero ramdam ni Arya na kakaiba ang nararamdaman niya kay JJ. Malakas ang tibok ng puso niya kapag nakikita niya ito. Kinikilig siya kapag nakakasama niya ito. Hindi niya nararamdaman iyon kay Vladimir. Mahina ang loob ni Aryan pero sa unang pagkakataon, sinubukan niyang magsalita sa mga magulang niya tungkol doon. Alam niya na mahal na niya si JJ. Ginusto niya na ipaglaban ito. Hindi naging madali ang lahat. Naging isang malaking gulo iyon. Gusto ng mga magulang niya si Vladimir para sa kanya. Isama pa na masasaktan din niya ito at ang pamilya nito. Pero ipinaglaban ni Aryan ang nararamdaman niya. Hindi niya masasabi na naging maayos ang lahat pagkatapos noon. Pero humanga siya sa sarili niya na nagawa niyang ipaglaban ang sariling kasiyahan at nararamdaman. Hindi tatagal ng 4 na taon ang relasyon nila ni JJ kung hindi masasabi ni Aryan na hindi siya masaya doon. Mahirap ang magkaroon ng nobyo na rockstar at pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Pero naging maayos din naman ang lahat. Mabait si JJ. May pagka-agresibo ito pero marunong din naman itong rumispeto. Nang dumating sa 3rd taon ng relasyon nila, ay niyaya siya nito na magpakasal. Pumayag siya. Maayos na maayos ang lahat sa pagitan nila hanggang sa dumating ang punto na nasangkot ito sa maraming issue dahilan para unti-unti itong bumagsak. Dahil din doon, ilang beses na nauurong ang kasal nila. Hindi naging madali para kay JJ na tanggapin ang lahat. Naging mainitin ang ulo nito at tila nag-iba din ang trato nito sa kanya. Naging on the rocks ang relasyon nila sa kabila ng pagiging engaged nila. Ang pagiging musikero ang natatangi ikinabubuhay ni JJ. Tila buhay na nito iyon. Sa kabila naman ng lahat ay hindi sinukuan ni Aryan si JJ. Mahal niya ito at baliwala sa kanya kung malaos man ito. Pero mataas ang pride ni JJ. Ayaw nitong maging kawawa sa relasyon. Kaya naman kinausap siya nito at sinabing susubukan nito na pumasok sa corporate world. Total ay may-ari din naman daw ng isang malaking kumpanya ang kanyang ama. Nararapat daw siguro bilang magiging asawa niya na marunong din ito sa business. Lalo na at alam nito na wala siyang interest doon. Nag-iisang anak lang din naman siya ngunit nang malaman nitong kondisyon ng kumpanya at kung sino ang magmamana noon kapag nag-resign na ang kanyang ama ay nawalan ito ng pag-asa. Napaka-unfair daw noon. Nakipagkalas ito sa kanya. Para pakonswelo na rin sa kahihiyan na binigay niya sa pamilya ni Vladimir, dito na lang ipamamana ng magulang niya ang kumpanya nila na minanapa ng kanyang ama sa mga ninuno nito. Wala din naman kasi siyang interest doon at inisip nila na magiging ganoon din si JJ dahil na rin sa klase ng trabaho nito. Isang magaling na negosyante din si Vladimir. Sa katunayan ay nangunguna na ang TV station na pagmamay-ari ng pamilya nito sa buong South Korea dahil ito na ang namumuno nito ngayon. Naging maganda ang pamamahalan nito. Mayroon ding clothing line ang pamilya nito at Canning Company na mas pinalakas pa dahil nakasalin iyon sa isang group of companies na ginawa at pinamumunuan ni Vladimir at ng mga kaibigan nito. Kilala ang clothing line at Canning Company ngayon hindi lang sa Korea kung hindi sa buong mundo. Hindi na lang basta-basta ang dati niyang fiancé. He was a billionaire now. Kahanga-hanga ang lalaki. Vladimir was a good coach. Noon pa naman ay alam na niya iyon. Malaking risk para sa kanya na pakawalan ito. Marami ang nagsabi sa kanya na pagsisisihan niya iyon pero dahil sa matinding nadaraman niya para kay JJ, hindi niya ininda iyon. Masyado siyang nabulag ng kakaibang nararamdaman kay JJ. Now, she was suffering all the consequences. Naging napakarupok ng pag-ibig sa kanya ni JJ. Kung mahal siya nito, tatanggapin nito ang sitwasyon nila. Mamahalin siya nito sa hirap man o ginhawa. Pero nang makita nitong tila wala na rin namang patutunguhan ang buhay nito at nalaman nitong ganoon din naman ang kanya, binitiwan na lang siya nito basta. Kahit niyaya na siya nitong pakasalan,
Binawi na lang nito basta iyon dahil sa mga dahilan na iyon. Aryan knew she doesn't deserve to be treated that way, but she deserves the pain, maybe, dahil ganoon din ang ginawa niya noon kay Vladimir. Minahal siya ni Vladimir, tinanggap siya nito sa kabila ng lahat. Karma siguro niya ang sakit ngayon dahil hindi niya pinahalagahan iyon. Nakarinig si Aryan ng pagbukas ng pinto. Nang tumingin siya doon ay nakita niya ang Koreano na ama. Nang makita nito ang lagay niya ay otomatikong nagdilim ang mukha nito. Kasunod nitong pumasok sa kanyang kwarto ang ina. Anak. Naramdaman niyang nalulungkot din para sa kanyang ina. Malambot ang mukha nito. Tila naawa sa kanya. Kaiba naman sa kanyang ama. Nilapitan siya ng mga ito. How many times will you cry because of that guy, Aryan? Galit na sabi ng kanyang ama. You look so miserable. Napahikbi si Aryan. Alam niya iyon. Pero masyado siyang nasaktan sa paghihiwalay nila ni Jaejin. Ang dami niyang isinakripisyo para sa nararamdaman niya dito pero mapupunta lang naman pala iyon sa wala. Napakahirap tanggapin. We can't blame her, Minho. She falls hard for the guy she doesn't deserve this. Nagingit-git ang ngipin ng kanyang ama. If she just sticks with Vladimir, for sure, she wouldn't be feeling like this. I knew it. Jaejin wouldn't do any good for our only child. He would just hurt her in the end. Noon pa man ay hindi na gusto ng kanyang ama si Jaejin sa kanya. Hindi daw ito nararapat para sa kanya dahil na rin sa magulong pamumuhay nito. Pinalakas siya ng mga magulang niya na mahinhin. Hindi siya bagay sa isang kagaya nito. Ilang beses din siyang sinabihan ng kanyang ama pero hindi siya nakinig. Sa kabila ng pag-ayaw ng mga ito ay pinagpatuloy niya ang relasyon niya kay Jaejin. Ganoon pa man, hindi din naman siya pinigilan ng mga ito. Pinaparamdam ng mga ito na ayaw ng mga ito kay Jaejin at sa relasyon nila pero tanggap pa rin siya ng mga magulang. Tumingin sa kanya ang ama. If you just listen to me back then? Lalo pang pinaglingas ng kanyang ama ang malaking pagsisisi sa loob niya. Come down. It's already over. It's all in the past now. The engagement is already off for 4 years now. Vladimir has his own life now. Pagpapakalma naman ang kanyang ina sa ama. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. Alam ni Arya na naging mahirap para kay Vladimir ang nangyari. Pero eventually ay nakamove on din ito. Kahit hindi naging maayos ang lahat sa pagitan nila dahil sa pakikipagkalas niya dito, sinusubaybayan pa rin niya ang buhay nito. Bukod na rin sa madalas itong pagkwentuhan sa bahay, madali din naman na subaybayan ang buhay nito dahil kilalang personalidad ito sa business world. Buwan-buwan yata ay napifeature ito sa mga business magazines at madalas na nasasama sa sideline ang personal na buhay nito. Alam niya ang nangyayari sa buhay nito. Pagkatapos ng matagal na engagement nila, ay nagsimula din itong makipag-date sa iba't ibang babae. Sa loob ng 4 na taon na pagkakahiwalay nila ay nakalimang nobya ito. Bukod pa sa iba't ibang flings. I know. Bumuntong hininga ang kanyang ama. We couldn't turn back the time, could we? And if we could, we all know that your daughter wouldn't participate. She changed a lot because of that dumb rockstar. I'm sorry. I'm really sorry. I know I failed you both, but please, do understand. I just fought my feelings for Jaejin. Nagpatuloy sa pag-iyak si Aryan. It was hard for me too. I'm so full of regrets right now. And I agree. If we could just turn back the time. Nagkatingin na ng kanyang mga magulang pagkatapos niyang sabihin iyon. Punong-puno siya ng pagsisisi pero wala na rin naman siyang magagawa, di ba? Pinili niya ang nararamdaman niya kay Jaejin. Nagtiwala siya dito na mamahalin siya nito at hindi sasaktan bilang nobya nito. Sa kabila ng pag-ayaw dito ng kanyang mga magulang at gulo na dadalhin ang pag-ibig niya dito sa kanyang buhay, niyakap niya iyon. Pero nabaliwala lang din ang lahat ng sakripisyo niya. Kung ipinagpatuloy lang sana niya ang relasyon niya kay Vladimir noon, hindi siguro siya magkakaganito. Vladimir was the nicest guy in the world. Bata pa lang siya ay ramdam na niya iyon. Kilalang kilala na niya ito.
Napakaganda din ang reputasyon nito na kung ipagkukumpara kay Jejin na madalas na sabihan ng kanyang ama na madungis sa klase ng trabaho at pananamit nito. Nagbulag-bulagan siya sa lahat. Ngayon ay nagdurusa siya. Sinubsob ni Arya ang ulo sa kanyang malaking unan. Ibinuhos niyang muli doon ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya na hindi niya alam kung hanggang kailan siya pahihirapan. Napataas ang isang kilay ni Vladimir nang mabasa mula sa cellphone niya ang isang mainit na balita sa South Korea. Kasalukuyan siya nagbabrowse sa internet ng balita tungkol sa bansa kung saan siya nakabase. Kahit nitong mga nakaraan ay madalas na hindi siya umuwi doon, gusto niyang manatiling updated sa mga balita, lalo na ngayong mga panahon na ito. Ganoon kadali? Hold there, this guy. Nasambit ni Vladimir sa kanyang isip. Ayon sa balibalita, ay may karelasyon na daw na bago ngayon si Jejin. Isang sikat na rockstar na kamakailan lang ay unti-unti nang bumabagsak. Ito din ang pinakakinaiinasan niyang lalaki sa mundo. Ang lalaki ng agaw kay Aryan. 2 linggo ang nakakaraan ng ibalita sa kanya ng mga magulang ang nangyari sa kanyang dating fiancé. Naghiwalay na daw ito at ang lalaking ipinalit nito sa kanya. Naalala pa niyang ilang sandali siyang natigilan nang marinig ang balita na iyon. Masakit para sa kanya ang paghihiwalay ni Aryan, lalo na at kahit ipinagkasundo lang naman sila ay minahal niya ito. Pero tila nasaktan din siya sa kaalaman na nasaktan ito. Lalo na ngayon sa balita na madali lang itong napalitan ng dati nitong nobyo. Kung hindi sana siya ang pinili mo, Ara, hindi ka siguro masasaktan. Naiisip-isip ni Vladimir. Dapat ay magdiwang siya dahil ngayon ay nakita nito ang consequences na pagpalit nito sa kanya. Pero hindi ugali ni Vladimir na magsaya sa mga misfortune ng iba. Napailing-iling na lang siya sa nalaman. He felt sorry for his former fiancé. Pilit na pumapasok sa kanyang isip ang maaaring kondisyon nito at lalo pa siyang nahahabag. Alam niya kung gaano kamahal ni Aryan si Jejin. Hindi nito yayakapin ang lahat ng gulo na kinaharap nito kung basta-basta lang ang nararamdaman nito para sa lalaki. Ayon sa balita ay magkarelasyon na ngayon si Jejin at ang sikat na artista sa South Korea. May larawan din ang dalawa na tila kay saya-saya, na parabang hindi galing ang walang hiyang lalaki sa isang mahabang relasyon. Engaged pa man din ang mga ito, pero ngayon ay napakabilis lang nito na pinalitan ang kanyang dating nobya. Nakaramdam ng inis si Vladimir, pero gusto din niya na mainis sa sarili. Hindi na dapat siya nakakaramdam ng ganoon. Matagal nang walang halaga para sa kanya si Aryan. Nalimot na niya ito. Hindi na dapat siya nag-aalala para dito. Naging masakit para sa kanya ang paghihiwalay nila kaya naman dapat ay wala na siyang pakialam. Pero apektadong apektado pa rin siya. Isama na roon ang ilang beses niyang pagtingin sa balita sa isang araw para malaman ang lagay ng celebrity na dating nobyo nito at pati na rin ang pag-aabang niya sa update ng magulang sa kung ano ang kalagayan nito. Dahil sa naisip ay itinigil na ni Vladimir ang pagbabrowse. Ayaw na niya magkaroon pa ng kahit anong nararamdaman kay Aryan. Tapos na sila. Hindi na dapat siya nagpapa-apekto pa sa kung anong nangyayari man dito. Kung masaya man iyon o hindi, wala na dapat siyang pakialam. Dahil naiinis din siya sa nalaman at kailangan niyang tanggalin iyon. Magiging panira lang iyon ang mood niya. Kailangan niyang magsaya. Birthday ngayon ng anak ng isa sa matalik na kaibigan niyang si Philip na si Francis. Napaaga si Vladimir sa party. Wala pa ang kahit sino sa mga kaibigan niya at kahit si Philip ay abala din sa pag-aayos ng pamilya nito. Inaliw na lang ni Vladimir ang sarili sa panonood ng mga bisita na dumarating. Nasa ganoon siyang katayuan ang tumunog naman ang cellphone niya. It was his mom. I want you back to Korea as soon as possible, Vladimir. Bungad sa kanya ng ina. Kumunot ang noo ni Vladimir. Bigla din siyang kinabahan. Is there any problem? Yumiuni, is it about you or dad? Surely, it's not the business. I have updates every day and it's not about the business nor ours. It's about Aryan. Kumabog ang dibdib ni Vladimir. Naiinis din siya sa sarili. Naaapektuhan na naman siya. Nag-aalala siya sa babae. Kahit pag-aalala ang kaibigan lang iyon, hindi pa rin tama.
What about her? Something wrong happened to her? Aside from being in a miserable state for weeks now, nothing happened. Alam na niya iyon. Ilang beses nang naikwento ng kanyang ina ang tungkol sa kalagayan ng babae. Kaya alam niyang, lalo na ngayong lumalabas ang balita na may bagong karelasyon si Jaejin, ay paniguradong lalong magiging malala ang lagay nito. If that's the case, why are you calling? We need to set your wedding. Again. Nagsasalita pa ang kanyang ina pero halos ayaw nang pumasok sa utak ni Vladimir ang sinasabi nito dahil sa gulat. Nagtagis ang mga bagang ni Vladimir sa larawan na ipinadala sa kanya ng mga magulang. Ilang linggo na itong nangungulit sa kanya at dapat ay masanay at hindi na rin siya maapektuhan sa gustong palabasin ng mga iyon. Pero dahil sa simpleng pagtingin lang niya sa mga larawan ay nagdadala na sa kanya ng maraming memorya ay naiinis siya. Ipinadala ng kanyang ina ang larawan nilang dalawa ni Aryan noong 18th birthday nito. Isang magarbong party ang inihanda para ipagdiwang iyon. Dahil na rin sa sitwasyon nila noon, siya ang escort at last dance ng babae. Makikita sa larawan kung gaano siya kasaya sa larawan at ang paghanga sa mga mata habang isinasayaw niya si Aryan. Napakaganda din ito noon. Naalala niya pa na minsan niyang binanggit na, "It was one of the best nights ever." Aryan was so lovely that night. It was so hard to take his eyes off her. At ganoon din ang nararamdaman ni Vladimir ngayon. Lumakas din ang tibok ng puso niya at kahit gusto niyang burahin na agad ang message, ay hindi niya mapigilan na hindi pa rin mapatitig kahit saglit. Sa kabila ng inis, nagustuhan niya ang damdamin. Kung bakit ba naman kailangan siyang i-torture ng mga magulang niya para lang mapapayag siya sa gusto ng mga ito. "Problem?" tanong ni Charles na kasalukuyan niyang katabi. Kagagaling lang nila ng Medores Island, ang isla sa Portugal kung saan namumuno ang pamilya ng kaibigan nila na si Ethan. Dahil dinamayan nila ang kaibigan ngayon sa trahedya na pinagdaraanan nito, ngayong namatay ang asawa ng pinsan nito. At malala naman ang lagay ng pinsan nitong hari ay pumunta silang magkakaibigan ngayon. Pabalik na sila ngayon patungo sa Pilipinas at nakisabay sa private jet niya ang kaibigan niyang si Charles. Itinago niya ang cellphone. Ilang beses na siyang tinatanong ng mga kaibigan niya kung ano ang problema na pinagdaraanan niya pero sa tuwi na ay hindi niya masabi-sabi. Sa kanilang anim, siya ang madalas na nagpapayo. Ayaw niyang isama pa ang mga ito sa problema niya na sa kasamaang palad ay nahihirapan siyang itago. "It's nothing." Tumaas ang isang kilay ni Charles. "Ramdam ko na may itinatago ka, Vladimir. Ilang beses na naming napapansin na tahimik ka at nagiging mainitin ang ulo mo. Hindi ka dating ganyan. Ang hula namin ay problema mo daw iyon sa magulang mo dahil narinig ni James na hindi lang ito basta-basta na problema sa magulang, Charles. It was more than that." Kumunot ang noo ni Charles. "Anong ibig mo sabihin? Alam naman natin na ikaw ang may pinakamabait na foster parents. Kahit hindi ka pa nila opisyal na inaampun, ay pinapadalhan ka ng kung ano-ano. Anong tungkol sa kanila? Are they sick?" Matama na tinignan niya si Charles. Sa kanilang magkakaibigan, ito ang madalas na tahimik lang. Hindi ito tsismoso o nang uungkat ng kahit na ano tungkol sa personal nilang buhay. May pagkamatigas din ang loob nito. Kung magsasabi man siya ng kanyang nararamdaman kay Charles, naisip niyang baka hindi rin ito makatulong. May pagka-negative kasi ito. Pero matagal-tagal na rin naman niya na kinikimkim ang nasa loob niya. He needed an outlet. "Siguro may sakit sila. They arranged me to be married again to that girl." Sa naisip muli ay nagngit-ngit ang ngipin ni Vladimir. Tumaas ang isang kilay ni Charles. "Doon sa former fiancé mo na ipinagpalit ka sa isang Korean rockstar?" Tumango siya. Ikinuwento niya rito ang mga detalye tungkol sa mga alam niyang detalye sa paghihiwalay ni Aryan at ng dating nobyo nito. "Gusto nila na balikan ko ang babae na iyon. Ngayong iniwan na siya ng nobyo niya na ipinagpalit sa akin." Aryan was miserable. Lalo na ngayong pumutok ang balita na may bago ng karelasyon ang dating nobyo nito. "Sa kabila ng mga nangyari, magkaibigan pa rin ang mga magulang namin. Gusto pa rin nila si Aryan para sa akin. So they wanted us to be together again. Gusto din nila na hindi magmukhang kawawa ang prinsesa sa sitwasyon ngayong napakabilis itong naipagpalit ng dating nobyo nito."
Naalala pa ni Vladimir ang tungkol sa pag-uusap nila ng ina noong birthday ng anak ni Philip. Hindi niya napigilan na mapasigaw noon dahil na rin sa galit na narinig. Gusto ng mga magulang niya na sumambot siya ng basura ng iba. Dati man na may pag-ibig siya sa dating fiancé ay hindi siya magpapakababa ng ganoon. It was a very foolish and stupid thing to do. Despite of what happened, we adored Aryan. We don't want her getting hurt like this. You need to get back together again. Her family and I have talked about it. Your father also knew about it. In order for her to save in the shame his ex-fiancé did to her, we need to stick with the original plan. You should get back together again. We are going to set the wedding as soon as possible. Pagpapatuloy ng kanilang usapan sa kabila ng matinding pagtanggi niya. How can you do this to me? You want me to pick a trash after she dumped me years ago? This is so unfair. You love her then, Vladimir, and we still adore and love her until now. It is still our dream to have her as our daughter. We still love her. We still want both of our families as one. And besides, it is still unfair that you can manage their company even without having the connection we both agree from the start. But that's the payment they gave me after the shame that girl put me through. Yet, we still need to help them. It's our only way. The only way we can think besides, you haven't had a stable relationship after her. We both agree on what Aryan parents ask us. If you disagree with it, our honor would be the one to put in shame. So do this for us. Do this for our family. Please. Minsan na makiusap ng ganoon sa kanya ang mga magulang kaya naman nakokonsensya din si Vladimir sa bawat pagtanggi niya sa mga ito. Ngunit alam niya na isang malaking pagkakamali iyon. Minsan man niya na minahal si Aryan at kahit sabi nila ay maaari nang ibalik ang pag-ibig, ayaw niyang tanggapin iyon. Ramdam niya na malaki ang pag-asa dahil naapektuhan pa din siya nito pero ayaw niyang isipin. Naging napakasakit para sa kanya ang ginawa nito. Kahit maayos man na hiningi nito ang kalayaan nito sa kanya, hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Tumangutang mo si Charles. Pero gusto mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Napakunot ang noo ni Vladimir. Hindi iyon ang inaasahan na reaksyon niya mula sa kaibigan. Anong gusto mong ipahiwatig? Nagkibit-balikat ito. Naisip ko lang na kung may nararamdaman ka pa rin naman sa kanya, bakit hindi ka nalang pumayag? You know, nakita ko ang malaking pinagbago mo nang malaman namin nagkahiwalay kayo ng unang pag-ibig mo. Nasaktan ka ng gusto. Kaya kung sino-sino ang naging girlfriend mo na parabang sa pamamagitan noon, mawawala ang lahat ng sakit. At kung dating naging kayo, maaaring bumalik rin naman ang nararamdaman niya sa iyo. Gusto niya lang ako. Hindi niya ako mahal. Ipinagkasundo kami sa una pa lamang. Pero minahal ko siya. Kaya hindi ko iniisip ang sitwasyon namin. Naikukwento niya sa mga kaibigan ng tungkol kay Aryan pero hindi ang totoong sitwasyon nila. Naiisip kasi niya na parang wala din naman kapupuntahan kung malaman na ipinagkasundo lang sila. Ang mahalaga ay ang malaman ng mga ito ang tungkol sa kanila. Hindi ang kung paano sila nagkasundo. Well, that's new. And hurts. I could say. Matama na tinignan ni Vladimir si Charles. Pagkatapos, ay napataas ang isang kilay. Pero teka, ikaw ba talaga si Charles? Hindi kasi ganyan ang kaibigan ko. Hindi iyon madalas na nagsasalita. Saka negative iyon. Bakit naisip niya na maging positibo ngayon? Ngumisi si Charles. Kapag Juan ay nagkibit-balikat. Just that. May kinalaman ba ito tungkol doon sa babaeng? Tumawa si Charles. Shut up! May kinalaman nga siguro. Naisip-isip ni Vladimir. Hindi madalas na tumawa din ang kaibigan pero nitong nakaraan, kung saan may nalaman silang babae na hinahabol nito, ay tila nag-iba ito. Patunay na rin ngayon na tila nagiging positibo ito sa mga bagay-bagay. That girl, do you really like her? I won't stick with her if I'm not Vladimir. Despite of the scandal she did to me, I can't help but like her. Hindi ko din siya maalis-alis sa utak ko. Nasasabik niya nga akong bumalik sa Pilipinas dahil sa kanya. Mukhang napapabuti nga sa kaibigan niya ang babae na iyon. Minsan nang nakilala na rin naman niya ang babaeng iyon.
lalo na't gumawa ng matinding skandalo ang babae sa buhay ng kaibigan. Sa kanilang anim, si Charles ang pinakamailap. Dahil naging sikat sila magkakaibigan, madalas ay na-feature sila sa mga magazines. They do photoshoots because of that, pero hindi si Charles. Walang kahit anong larawan nito ang napapublish. Kahit sikat na pintor ito, hindi din ito nagpapakita sa mga customers nito. Mayroon itong personal assistant. He valued his privacy so much. Ngunit ang babae na kinagigiliwan ngayon ng kaibigan ang dahilan para mabuwag iyon. Nagpakilala kasi ito sa Madla bilang girlfriend ng kaibigan para maiangat nito ang sarili nitong pangalan. Isang palaisipan man kay Vladimir ang dahilan kung bakit nagustuhan pa rin ang kaibigan ng babae sa kabila ng paninira nito sa pinakaiingatan nito ay hindi lang siya nagtanong. Ang mahalaga ay masaya ang kaibigan. Isama pa na may sarili siyang problema. Yun ang dapat na mas pagtuunan niya ng pansin. I won't stick with her if I'm not Vladimir. Despite of the scandal she did to me, I can't help but like her. Ulit-ulit na tumakbo sa utak ni Vladimir ang mga salitang binitawan ng kanyang kaibigan. Ganun ba talaga kapowerful ang puso? Sa kabila ng masamang ginawa ng babae ay gusto pa rin ito ng kanyang kaibigan? Pero sa mga naisip ay biglang may napagtanto din sa Vladimir. Sa kabila ng pakikipaghiwalay sa kanya ni Aryan, iyon at nag-alala pa rin siya dito. Nag-iiba pa rin ang tibok ng puso niya at tila gusto niya pa rin itong makita kahit iyon ang pilit niyang iniiwasan. Unti-unti na rin bumabalik sa alaala niya ang pangyayari noon kay Philip. Nakagawa din ng masamang bagay si Erica dito noon. Pero anong sinabi niya rito? Na mag-let go na sa nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit masaya na ang mga ito ngayon at ang asawa. Nagkaroon ng pangalawang pagkakataon para sa mga ito na maayos ang pagsasama. Kung ganoon din kaya ang gawin mo, tutal ay tila hindi ka pa rin makawala sa sumpa ng babaeng ito. Bulong na isang bahagi ng utak ni Vladimir. Napapikit si Vladimir. Hindi pala talaga ganoon kadali iyon. Pero kung naapektuhan siya ngayon, ramdam niya na sandali na lang din ay bibigay na din siya. Isama pa na patuloy siyang pinakikiusapan ng kanyang mga magulang. Magagawa ba niyang biguin ang mga ito? Naging malaki ang utang na loob niya sa mga ito. Minsan lang siyang pakiusapan ng mga ito ng ganoon. Magiging mahirap pa talaga na balikan niya si Aryan gayong ramdam niya na may nararamdaman pa rin siya dito sa kabila ng pagtanggi niya dito. Pero may nararamdaman din ba siya sa akin? Kastigo ulit ng utak niya. Kung wala, alam niyang matatalo na naman siya. Galit siya sa pagkatalo lalo na kung tungkol iyon kay Aryan. Sa kasamang palad pa naman ay doon niya palagi nararamdaman iyon. Lubos na nasasaktan siya sa ikalawang pagkakataon kung sasaktan na naman siya nito. Hindi naman siya nito mahal kaya hindi malabo na mangyari iyon. Napapikit si Vladimir. He could agree if she would agree. If she would be the one who would indulge on the begging. Ibig sabihin lang naman kasi noon ay determinado ito at gusto rin ito ang sinira nitong pagsasamahan nila. Naisip-isip niya. Habang iniisip iyon ay as if on cue naman na tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya iyon ay rumihistro ang kahit matagal na niyang binura na numero ay sa ulo pa rin niya kung kanino. Please come back, Aryan. Masaya ang aura ng bahay ni Aryan nang magising siya. Sa kabila ng pinagdadaanan niya ay nagawa na rin niya ng umiti dahil masarap sa pakiramdam na makakita ng mga taong masaya. Medyo na-miss din niya na makita na ganoon ang mga kasambahay nila. Dahil itong nakaraan ay napansin niyang nakikidalamhati din yata ito sa nangyari sa kanya. Lalo na nang pumutok ang balita na naipagpalit agad siya ni Jay Jin sa iba. Naging isang malaking pasabog kay Aryan ang ginawa ni Jay Jin. Oo't nasaktan siya sa ginawa nitong pakikipagkalas na lang basta sa kanya. Pero kahit ganoon ay hindi niya naisip na darating sa ganoong punto si Jay Jin. Hindi naman third party ang dahilan kung bakit ito nakipagkalas sa kanya. Pero yun ang lumabas sa publiko na kahit unti-unti na itong nawawala sa mundo ng showbiz ay nalaman pa rin ng mga tao dahil na rin sa bago nitong kinarelasyon. Nasaktan lalo si Aryan. She felt so much betrayed. Pati ang mga magulang ni Aryan ay nasaktan dahil sa nangyari.
hindi daw papayag ang mga ito na tratuhin siya ng ganoon. Nang dahil doon ay nakaisip ang mga ito ng plano. They needed to get back. So, they have thought of Vladimir. Sinubukan ng pamilya niya na ibalik ang nakaraan dahil ang akala ng mga ito ay papayag siya kung sakali. Kinausap ng mga ito magulang ni Vladimir na sa kabila ng kahihiyan na ginawa niya sa mga ito ay tanggap at mahal pa din siya. Kahit ang mga ito ay hindi pumayag na basta-basta lang siya maagrabyado, kaya naman pumayag din ang mga ito na balikan ang nakaraan. They had them arrange to be married to Vladimir again. Alam ni Arya na magiging unfair iyon kay Vladimir. Hindi din naman siya agad pumayag. Pero dahil naalala niyang bukod sa sakit na nararamdaman sa pakikipaghiwalay ni Jaijin sa kanya, ay nasasaktan din siya dahil nagsisisi siya sa ginawa niya kay Vladimir, kapalit na lang ng relasyon sa iba. Ibig sabihin ay naapektuhan din siya nito dahil naalala niya ito kahit na ba kay Jaijin lang naman talaga nakafocus ang nararamdaman niya. Isa pa, masyado din siyang nasaktan sa ginawa ni Jaijin. Gusto din niyang makaganti kahit alam niyang mali. Siguro ay marami ang magsasabi na ang kapal ng mukha niya para pumayag na gawin na lamang iyon kay Vladimir pagkatapos ng lahat. But she feels so broken. She felt her sanity took out of her. She feels so helpless too. Ayaw din naman niya na maramdaman iyon. Ayaw din niyang maging unfair kay Vladimir, pero wala na din siyang maisip na paraan. It was the perfect revenge. Kung siya man ang magdudusa sa huli, ayos lang. Alam niyang deserve naman niya iyon sa lahat ng ginawa niya dito. At ang pakikipagbalikan din kay Vladimir ay ang magiging daan niya para maitama ang lahat. Ang lahat naman talaga na dapat noong una pa lang ay inayos niya. Gagawin din naman niya iyon, hindi lang para sa sarili niyang kapakanan lang. It is also because of her family wanted to be. At kagaya din ng pamilya ni Vladimir. Hindi lang para iligtas siya sa kahihiyan ang gagawin niya. Iyon din ay para sa pamilya niya, ang ayusin ang nasira niyang itinakda. Isama pa na meron din siyang nararamdamang masigit pa sa mga dahilan na iyon. Mga nararamdaman niyang alam niyang komplikado, kaya nahihirapan siyang aminin maski sa sarili niya. Pero mangyayari lang iyon kung papayag si Vladimir. Anya nga sa'yo? A stem of rose delivered to you, ma'am. Masiglang bati ng kasambahay nila na habang naglilinis ay napatigil nang makita siya. Kinuha nito ang tangkay ng rose sa ibabaw ng center table at ibinigay sa kanya. Hugip. Oh. Nalaki ang mga mata ni Arya nang mabasa ang note na nakasulat sa tangkay ng rose. It was from Vladimir. I'll pick you up later. Iyon ang nakalagay na note at nakasignature doon ang pangalan nito. Bukod pa doon ay gamit-gamit din ito ang card na madalas gamitin nito kapag nagpapadala ng bulaklak. Isang card na may printed butterfly illustration. Iyon ang madalas na gamitin ni Vladimir kapag nagpapadala sa kanya ng bulaklak o kahit ano pa na lalagyan nito ng dedication dahil mahilig siya sa butterfly. Does it mean? Malakas na kumabog ang puso ni Aryan. Kamakailan lang nang aminin sa kanya ng mga magulang ang plano ng mga ito. Pero inamin sa kanya ng mga ito na matagal na nitong sinusuyo si Vladimir na balikan siya. Pagkatapos kasi niya ay wala nang naging matino na relasyon ng lalaki. Kaya naisip ng mga ito na maaari din na may pag-asa pa. Isama pa na minsan din siyang minahal nito. Masama dahil tila abusado, pero gusto din umasa ni Aryan na maaari nga na may pag-asa pa. Ipinapangako din naman niya na kapag binigyan siya nito ay hindi na niya sisirain iyon. Gagawin na niya ang tama, aayusin na niya ang lahat. Pero dahil kamakailan lang niya nalaman ang plano at pumayag doon, may isang hakbang pa lamang ang nagagawa niya at iyon ay ang padalhan si Vladimir ng mensahe. Hindi niya akalain nakakagatin agad ng lalaki iyon. Ganoon ba talaga siya kalakas kay Vladimir? Hindi malabo. Alam at ramdam niya kung gaano siya nito kamahal noon. Somehow, she felt guilty. Pero pinalas din niya agad iyon. Kaya nga niya babalikan ito. Gagawa siya ng tama dito. Itatama niya ang lahat ng pagkakamali niya. Ibabalik niya ang lahat ng mga ginagawa nito sa kanya noon. Tumingin muli si Aryan sa Rose. Naalala niya na iyon ang madalas na ipadala sa kanyang bulaklak ni Vladimir. Pero hindi isang tangkay lang kagaya ngayon. Dati ay isang malaking buke na linggo-linggo yata
ay nagpapadeliver ito para sa kanya. Galante si Vladimir sa kanya, lalo na nang simulan na nitong hawakan ng negosyo ng magulang at itayo ang group of companies na pangmamay-ari nito at ng mga kaibigan. Halos lahat ng gusto niya ay binibili nito. Napansin niya sa padala nito ngayon, may malaki nang nagbago. Somehow ay nalungkot si Aryan. If she just didn't took Vladimir for granted. Muling bumalik sa kanya ang alaala ng nakalipas. Buong akala ni Aryan ay hindi makakarating si Vladimir sa graduation day niya sa kolehiyo. Ayon dito ay may business meeting daw ito na hindi maaaring kanselahin. But as the ceremony ends and she went to her parents, kasama na mga ito si Vladimir. Tila kadarating lang nito dahil hinihingal pa pero nandoon ito. You came. Hindi maiwasan ni Aryan na pansinin si Vladimir. Napaka-formal ng suot nito dahil nakasuot pa ito. Pero siguro ay dahil na rin sa meeting nito. Sa kabila ng pagod na nakikita niya sa mukha nito, nanatili pa rin naman na kaaya-aya itong tingnan. Mas lalo pa nga itong naging guwapo nang ngumiti at nagliwanag ang mga mata nito nang makita siya. Kahit sa Korea nakabase ay hindi mukhang Koreano si Vladimir dahil na rin sa nakaraan nito. Pero masasabi niyang mas malaki ang iginandang lalaki nito kaysa sa mga kalahi niya. He had the typical yet special Filipino features. May pagkakayumanggi ang kulay nito pero may pagkamatangkad naman kaysa sa pangkaraniwan na Pilipino. Katamtaman din ang laki ng mata ni Vladimir. May katangusang ilong at magandang labi. But what made him distinct with the others is that his smile. Maganda ang ngiti ni Vladimir. Yun bang tipo na mapapangiti ka rin kapag nakita mong nakangiti siya? Isama pa na mararamdaman mo rin na safe ka kapag kasama mo ito. Niyakap siya ni Vladimir. I did. Tinapos ko talaga ng maagang meeting ko para lang makaabot ako. Kahit papaano. I couldn't miss your graduation. Hinalikan siya nito sa noon na hilig nitong gawin sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang malaking punpo ng rosas na hilig nitong ibigay sa kanya palagi. Thank you. Pagkatapos noon ay niyaya siya at ng pamilya niya ni Vladimir na kumain sa labas para i-celebrate ang pagtatapos niya ng kolehiyo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na agad ang mga magulang niya sa kanila. Binigyan sila ng mga ito ng oras para sa isa't isa. Niyaya siya ni Vladimir sa Seoul Tower. Umakyat sila papunta sa Lux of Love. Binisita nila ang inilagay nilang lock doon na kahit natatabunan na ay madali pa rin naman nilang nahanap. Hanggat nananatili ang lock na iyan dito, ay mananatili din ang pagmamahal ko sa iyo. Wika ni Vladimir habang tinitingnan ang lock. Salip na sumagot ay tiningnan ni Aryan ang mukha nito. Nakita niya na puno ng sinseridad ang mukha nito doon. Gusto niya ang pakiramdam na malaman na malaki ang pagpapahalaga sa kanya ni Vladimir. Gusto niya ang kaalaman na mahal siya nito. Masaya din naman siya na malaman ang mga iyon pero sa kasamaang palad, tila nahihirapan naman siya na ipakita at magsabi ng mga ganoong salita sa lalaki. Sa kabila ng matagal ng relasyon nila ay hindi niya pa rin tuwiran na nasasabi kay Vladimir na mahal din niya ito. Oo, masaya siya nakasama ito pero nararamdaman niya na madalas ay naiilang pa rin siya dito. Yun ba ay dahil sa hindi siya ganoon kasanay sa presensya ng isang lalaki? Kahit naman kasi sa ama niya ay ganoon din siya dahil sa hindi naman din siya pinipilit ni Vladimir at masaya din naman ito na makasama na lang siya sa kabila ng mga hindi niya nasasabi ay hindi na lang din niya pinilit sabihin at aminin sa sarili niya ang nararamdaman. Ang mahalaga naman ay alam niya na tama ang ginagawa niya. Gusto ng mga magulang niya si Vladimir at ganoon din naman ang mga magulang nito sa kanya. Makabubuti si Vladimir para sa kanya. Nang mapansin ni Vladimir na tinititigan lang niya ito, ay tumingin din ito sa kanya. Hinawakan nito ang mukha niya. You're a graduate now, Ara. Hindi naman miminsan na nagkalapit ang mukha nila ni Vladimir. Dahil hilig nito na halikan ang noo niya, ay madalas na nagkakalapit ang mga iyon. Palagi niyang pinapakaramdaman ang damdamin ng halik nitong iyon sa kanya. It seems just comforting. Hindi kagaya ng halik na dapat daw ay nararamdaman niya sa nobyo niya.
ayon sa mga kaibigan niya. Dapat daw ay hindi lang napapakalma siya ng halik. Dapat daw ay may something na special doon. Kagaya ng paglakas ng tibok ng kanyang puso na sa kasamaang palad, hindi niya nararamdaman sa mga halik na ibinibigay sa kanya ni Vladimir. And with that, I want to kiss you properly now. Wika nito sa kaibinaba ang labi sa mga labi niya. Nagulat si Aryan sa ginawa nito. Hilig siyang halikan ni Vladimir pero palaging sa noo lang iyon. Ngayon lang siya nito hinalikan sa mga labi. Inisip niya noon na kaya palaging ganoon ay dahil nare-respeto siya nito at dahil na rin sa bata pa siya. Mukhang tama naman ang dahilan niya. Mukhang naghintay ng tamang oras ang nobyo niya para gawin ang tama. Naramdaman ni Arya na bahagyang nag-iba ang tibok ng puso niya. Gusto niyang isipin na epekto iyon ng halik ni Vladimir. Pero dahil nagulat siya sa ginawa nito, maaari din niya na ikategorya iyon doon. Bahagyang natakot din siya dahil iyon ang unang beses. You have sweet lips, Ara. Nakangiting wika ni Vladimir pagkatapos. Naramdaman niya na namula siya. Thank you. Ngumiti ito. So polite. Niyakap siya nito. Pagkatapos ay bumulong sa kanyang tenga. It should be an intimate position but it did just fine with Aryan. Just fine. Not special. Congratulations. I'm so proud of you. I love you so much, Ara. Mumiti lang si Aryan bilang ganti. She wondered when will be the time she could tell sincerely those words too. Unang araw ng trabaho ni Aryan. Kahit nakapasa siya sa board exam ng dentistry at ganap ng dentist, ay hindi niya maiwasan na kabahan. Ito na ang realidad. Nagkaroon din naman siya ng training pero iba na ngayon. Solo na niya ang responsibilidad. Ilang beses niyang sinabi sa mga magulang ang nararamdaman at ilang beses din naman siya nitong pinaliwanagan na makakaya niya iyon. Ilang words of wisdom din ang pinabaon sa kanya ng mga magulang niya para huwag siyang kabahan. Lalo pang lumala ang kaba ni Aryan nang break na ay wala pa din siyang trabaho. Ang unang dalawang customer kasi ng clinic ay ni-request ang dating dentist sa clinic dahil sanay doon. Nang makatapos ang break ay dumating ang unang prospective customer ni Aryan na nagkataon naman na si Vladimir. Anong ginagawa mo dito? Hindi alam ng nobyo ang nararamdaman niyang kaba dahil ayaw niya na mag-alala ito. Ang alam niya ay may importanteng meeting din ito ngayon at natatakot siyang baka kapag sinabi niya rito ang nararamdaman niya ay mag-alala pa ito. Dinadalaw ka? Hindi natuloy ang meeting kaya tumakas muna ako sa opisina. Gusto ko lang malaman kung anong lagay mo. So how was it? Nakaisang customer ka na ba? Ano? Excited na excited pa ito. Wala pa? Ibinaba ni Aryan ang ulo. Alam niya na hindi naman dapat siyang mahiya pero sa nananabik na si Vladimir ay tila nahihiya siya. Kinakabahan siya. Samantalang ito naman ay sabik na sabik. What? Bakit? Sabagay, maaga pa naman. Pero bakit parang malungkot ka? Hinawakan ni Vladimir ang baba niya pagkatapos ay hinawakan ng kamay niya. You're trembling too. May problema ba? Wala pa naman talagang customers na pwede sa akin dahil kinakabahan ako. Vladimir. Sa wakas, ay naamin na rin niya sa nobyo. Hinaplos ni Vladimir ang pisngi niya. Kung ganoon, ako ang gawin mo na una mong pasyente. Ngumuwi si Aryan. You have a perfect teeth. Hindi mo na kailangan magpa-dentist. Still, I want your opinion. Don't worry, papayaran ko naman ang fee mo at Vladimir, hindi iyon ang punto ko. Ayoko na nagkakaganito ka, Ara. Kung natatakot ka dahil baka pag-eksperimentuhan mo ang una mong pasyente at natatakot kang makagawa ng masama dahil sa kaba, kung ganoon, ako ang gawin mo. Hindi ako magagalit kung may mali ka man na magawa sa akin o ano. Naiintindihan kita, pero wala nga ako magagawa sa iyo dahil wala ka namang kailangan. Meron ka magagawa sa akin. Kailangan ko ng pustiso. Tila seryosong seryoso pa na sabi nito. Ikaw ang pustiso ko. Hindi ko kasi kayang umiti kapag wala ka. Hindi niya naiwasan na mapangiti dahil sa banat ng nobyo. Corny? Pero umiti ka.
Siguradong nagustuhan mo din iyon dahil naapektuhan ka. Ngumiti na din si Vladimir. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Don't worry, okay? Hindi ka makakagraduate at makakapasa sa board exam kung hindi ka magaling. Always believe in yourself. O kung hindi mo magagawa, then believe in us. Believe in us that are believing in you. Sa mga sinabi ni Vladimir ay gumaan ang pakiramdam niya. Kahit hindi niya madalas na ma-express ang sarili niya o ang mga reaksyon niya sa ginagawa ni Vladimir, madalas na ginagawa ni Vladimir iyon sa kanya. Masaya at magaan ang pakiramdam niya kapag kasama ito. Hindi man niya masabing nararamdaman nga niya ang nararamdaman ng normal na babae sa nobyo nito sa piling ni Vladimir. Hindi siya dapat magreklamo. Maswerte siya kay Vladimir. Maswerte siya dahil dito siya ipinagkasundo. Mahal siya nito at tila ba parang lagi itong nasa tabi niya. Makabubuti ito para sa kanya kahit na batila itong nararamdaman niya para rito. Tila pakaramdam lang ng kaibigan. Hindi tunupad ni Vladimir ang sinabi nito na susunduin siya nito ng araw na magpadala ito ng bulaklak. Ganoon din ang nangyari sa mga sumunod. Tumama man siya sa hinala na pumayag na ito na ma-engage sila, nararamdaman naman niya ang malaking pagbabago nito. Dapat ay inaasahan na ni Arya na ganoon ang mangyayari. Pinagbabago ng panahon ng maraming tao. Isama pa na sinaktan niya si Vladimir noon. Maaaring gumaganti ito sa kanya sa pamamagitan ng panlalamig nito. Ngunit kung ganoon, bagamat alam niya na hindi may iwasan, gusto pa rin niya na baguhin. Naiintindihan niya si Vladimir. Naging masakit ang ginawa niya rito. Deserve niya na tila baliwalain na lang nito. Pero ayaw niyang pumayag na basta na lang ganoon. Hindi ba at isa sa mga dahilan niya kaya siya pumayag sa plano ng mga magulang ay para na rin makabawi kay Vladimir? Para maitama ang lahat. Naiintindihan naman niya na maaaring abala ito kaya hindi rin ito naaasikaso ang kasal. Mas lumaki pa ngayon kaysa sa dati ang mga negosyo na hinahawakan nito. Pero kung hindi kayang mag-adjust ni Vladimir, si Aryan ang mag-a-adjust para rito. 2 taon pagkatapos niyang makagraduate ay ang itinakda nilang kasal ni Vladimir. Pero dahil tumanggi siya ay hindi nangyari iyon noon. Masyado nang postpone kung tutuusin ang kasal kaya ngayon pumayag na ito na makipagbalikan. Itinakda ang kasal sa lalong madaling panahon. May itinalaga na wedding planner si Vladimir. Kaya kung tutuusin ay hindi naman siya mapapagod sa kanilang kasal. Nakausap din niya ang wedding planner at mabait naman ito. Nagustuhan niyang lahat ng ideya na iminungkahi nito. Iilan lang ang mga bagay na kailangan ng presensya nilang dalawa ni Vladimir. Isa sa mga iyon ay ang pagsusukat ng isusuot nila sa kasal. 3:00 ng hapon ang oras ng fitting ni Aryan ng kanyang damit. Dahil simple lang ang wedding na iyon, naayon na rin sa mga kagustuhan niya, simple lang din ang kanyang damit. Magaling na umayo naman sa kanya ang damit kaya mabilis din na natapos ang kanyang fitting. Wala din naging problema sa kanya sa design na iyon. Ang tanging problema na lamang ni Aryan ay si Vladimir. Gusto niya kahit papaano ay makausap naman niya ito. Dapat ngayong araw ay kasabay din niya si Vladimir sa pagsusukat pero dahil abala na naman daw ito, hindi natupad iyon. Ang sabi nito ay susunod na lang ito pagkatapos ng meeting at mauna na daw siyang umalis. Pero hindi tinupad ni Aryan ang gusto ng pakakasalan. Inantay niya ito kahit ito ang pinaka kahuli-hulihang customer sa shop na dumating. Anong ginagawa mo dito? Nakakunot ang noo ni Vladimir nang makita siya. Mukhang nagulat din ito. Si Aryan ay nagulat din kahit na ba inaasahan niya ito. Hindi na niya matandaan kung kailan sila huling nagkita ni Vladimir ng personal. Simula kasi na maghiwalay sila ay tila iniiwasan na siya nito. Tanging sa mga business world papers kung saan madalas na-feature niya nakikita si Vladimir. Pero totoo nga yata ang kasabihan na iba ang karanasan na makita sa personal ang taong nakikita mo lamang madalas sa mga papel o di kaya ay telebisyon. Sa lagay kasi nila ngayon ay ganoon ang nararamdaman ni Aryan. Malaki ang pinagbago ni Vladimir na maghiwalay sila. Guwapo ito noon pero tila mas naging guwapo ito ngayon. Nagkaroon ito ng mumunting laman na bumagay sa katawan nito. He looked so firm.
Mas naging kaakit-akit itong tingnan at hindi maintindihan ni Aryan kung dahil ba iyon sa nasasabit lang siya sa pagkikita muli kay Vladimir. It was a disturbing yet wonderful feelings. Masaya siya na makita muli ito. Sinagot niya si Vladimir. Hindi mo na dapat ginawa iyon. Hindi ko hiningi iyon sa iyo. Mataray naman na sagot nito sa kanya. Hindi lang pala sa pampisikal ang nagbago kay Vladimir, pati ang ugali nito. Dati ay hinaharap siya nito na parabang siya ang makita lang siya ay buo na ang araw nito. Pero ano bang inaasahan niya ngayon? Halata namang iniiwasan siya nito. Hindi siya nito gustong makita. Pero pumayag siya na pakasalan ka. Surely, he still does feel something for me, right? Bulong ng hopeful na bahagi ng isip ni Aryan. Ngumiti si Aryan. Okay lang, gusto ko ito. Gusto ko rin makita ka na isukat ang damit mo. Tumaas ang isang kilay nito. Hindi ba masama iyon? Ha? Hindi ah. Ang masama ay kapag sa babae. Inilapat lang niya ang damit sa katawan niya at ipinasukat sa kasing katawan niya kaya sumunod pa rin si Aryan sa tradisyon kanina. Hindi nagsalita si Vladimir at nagpunta na sa kwarto para isukat nito ang susuotin sa kasal. Matamang nag-aantay siya hanggang sa maisuot nito ang damit. Nang lumabas ito ay muntik naman na mapanganga si Aryan. Vladimir looks so dumb, gorgeous. Naguluhan si Aryan sa nadarama niya. Lumakas ang tibok ng puso niya sa simpleng pagtingin lang kay Vladimir. Hindi nakangiti si Vladimir at tila wala din sa mood, pero kakaiba na ang kanyang nadarama. Paano pa kaya kapag nakangiti ito? Naalala niya noon na gusto niya si Vladimir kapag nakangiti. Tila baligtas na ligtas siya kapag ganoon ang reaksyon nito. She felt comfortable. Ngayon ay ginugulo na naman siya ng damdamin niya dahil sa kakaibang reaksyon nito kaysa sa nakasanayan niya. Pero hindi ba dapat ay magustuhan niya iyon? Dati ay hinahanap-hanap niya ang ganoong damdamin kay Vladimir. Pero ngayong nakuha na niya iyon ay hindi pa rin siya lubusan na maging masaya. Alam kasi niya na may mali dahil hindi nakagaya ng dati si Vladimir. Still, gusto niyang umasa. Alam niya na meron pa rin naman. Hindi papayag si Vladimir na magpakasal sila kung wala na itong nararamdaman sa kanya. Gusto niyang ibalik ang dating sila. Ang dati, kung saan maayos ang lahat. You look so gorgeous, Vladimir. Pagi na bagay sa'yo. It fitted perfectly. Like how you fit in my life. Gusto pa sana niyang idugtong. Kung ganoon iwala na akong ipapabago pa dito. Wika nito at akmang babalik na muli sa kwarto upang magbihis. Wait, yun lang? Ganoon kabilis? Kumunot ang noo ni Vladimir. What's wrong? Ikaw na mismo nagsabi sa akin na bagay sa akin ang damit. Bakit pa ako magre-reklamo? Napakagat ng labi si Aryan. Tama naman ito. Pero bakit ba tila may inaantay pa siya? Hindi na ito ang dating Vladimir. Hindi na ito magpapasalamat sa mga papuri niya o hindi kaya ay ang matutuwa sa lahat ng mga sinasabi niya. Just thinking about it. It hurts. Nagtuloy na si Vladimir sa kwarto. Sadali lang at nakalabas na muli ito at nakapagbihis. Nang akmang magsasalita ito sa kanya ay inunahan niya ito. Dinner, Vladimir? Nilagyan pa niya ng ngiti ang mga labi niya sa pagbabakasakali na maiba niya ang mood nito. Sandaling tinitigan siya ni Vladimir. I'm busy. Sumaglit lang talaga ako dito. But malapit na ang kasal natin. Ni sa mga nakaraang araw hindi man lang tayo nagkasama. I don't think what's happening to us is appropriate. Bumuntong hininga ito. Look, Aryan. Nasaktan si Aryan na hindi siya nito tinawag sa pangalang ito lang ang tanging tumatawag sa kanya. Alam mo, nasimula pa lang ay hindi na talaga appropriate ang relasyon natin. We are arranged to be married. Umiling siya. Pero dati ay hindi ganoon ang tingin mo. Hindi ka ganito dati, Vladimir. Umahanap ka ng oras sa kabila ng pagkakaabala mo. Para sa akin. Ikaw na hindi na ang dating babaeng kilala ko. Mahalata ang galit sa boss nito. Pero umayag ka pa rin na magpakasal muli sa akin ngayon. Hindi nagsalita si Vladimir. Matamang tinitigan siya nito. Nararamdaman ni Aryan ang apoy sa mga mata nito. He looked mad.
Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin ngayon, Vladimir? Alam ko na nasaktan talaga kita ng gusto dati. Kaya hindi kita masisisi kung magalit ka sa akin ng ganito. Tanggap ko na kaya mo ko tinatrato ng ganito ay dahil gusto mo kong pagigantihan. Yes, Nap. Don't assume too much. Kung ganoon ay bakit mo ko tinatrato ng ganito? Wala na ba talaga akong halaga sa'yo? Sa pagsasabi ng huling tanong ay mutik nang mabasag ang boses ni Aryan. Sa kabila ng pagtanggi niya kay Vladimir noon ay nanatili pa rin itong mahalaga para sa kanya. Kung wala ka ng halaga sa akin, hindi ako papayag sa ganitong sitwasyon. Nabuhay ang loob ni Aryan. Kung ganoon ay pumayag ka na makipag-dinner sa akin, yung gabi. Let's talk. Umiling si Vladimir. I can't. Sinabi ko na sa iyo na abala ako. Vladimir. I'll try next time. Yun lang. At dire-diretso nang umalis ito sa harapan niya ni hindi man lang nagpaalam sa kanya. Ganun ba talaga ang may halaga pa din? Kahit pagpapahalaga sa isang kaibigan ay hindi niya maikakategorize. Iyon. The pain is succumbing her. Pero kagaya ng dati, alam niya na deserve pa rin naman niya iyon. Ang mahalaga naman ngayon ay may pagkakataon pa rin sa kanila ni Vladimir. Isang malaking bagay na sa kanya ang pagtanggap at pagpayag din ito na bumalik sa kanya. Dapat ay hindi na siya humihingi pa ng sobra-sobra pa. Pero dapat ay hindi habang buhay na ganito kami. Bulong ng isang bahagi ng isip niya. Gustong gumawa ng paraan ni Aryan. Pero paano siya gagawa ng paraan kung sa tuwing sinusubukan pa lang niya ay tinataboy na siya nito? Hindi siya ang klase ng babae na mapilit. Hindi rin siya marunong mangulit. Dahil doon, ilalo siyang nahihirapan sa pagpapaamo kay Vladimir. Pero hindi siya maaaring sumuko. Sa kanilang dalawa ni Vladimir, siya ang may kasalanan. Ito ang agrabyado. Kung hindi man niya magawa ngayon, magkakaroon pa rin naman siguro siya ng pagkakataon. Umaasa siya doon. Kinabukasan ay nakatanggap si Aryan ng isang malaking bouquet ng pink na rosas. Hindi pa man niya nababasa ang note na nakalagay ay may hinala na siya kung kanino iyon. Pakiramdam niya ay nabuo na agad ang araw niya kahit umaga pa lang. Sorry about yesterday. Iyon at ang perma ni Vladimir sa dulo ang nakalagay sa card. Binitawan niya ang roses at niyakap ang card. Kung ginagawa iyon ni Vladimir sa kanya, ibig sabihin lang ay naapektuhan ito sa nangyaring pag-uusap nila kahapon. May pagpapahalaga pa rin ito sa kanya. Siguro ay kailangan lang talaga nito ng oras para maka-adjust sa mga nangyayari. Isang senyales ang ipinakita nito ngayon. Tama lang talaga na umasa siya. False alarm lang ang lahat. Natapos ang kasal ay kibuin dili pa rin ni Vladimir si Aryan. Ilang beses namang sinubukan ni Aryan na makipaglapit muli dito pero tila iniiwasan siya nito. Ilang linggo bago sumapit ang kasal nila ay puro nasa business trip ito. Kaya hindi na talaga siya makagawa ng paraan para makalapit dito. Ngunit umaasa si Aryan na ngayong kasal na sila ay magbabago iyon. Makikita ang saya sa mukha ng parehong magulang nila. Ang saya nang matapos ang seremonya. Simpleng butterfly garden wedding ang kasal. Ang kasal na matagal na niyang pinapangarap. Mahilig kasi siya sa mga paru-paru at alam iyon ni Vladimir. Ito na rin mismo ang nagpaalala na iyon ang klase ng kasal nila para masunod ang kasunduan nila. Isa lang iyon sa mabibilang sa daliri ng isang kamay na ginawa ni Vladimir na nagustuhan niya. Piling-pili lang ang mga bisita. Halos mga kamag-anak lang nila iyon. Kahit ang mga ikinukwento sa kanya madalas na mga kaibigan ni Vladimir na nakasama nito noong nasa ampunan pa ito ay wala doon. Sa parte naman niya ay wala din siyang kaibigan dahil wala naman talaga siyang masasabing malapit sa kanya na kaibigan. Masyado siyang mahihiyain para makipaglapit pa sa iba. Noon nga magkarelasyon sila ni Jaijin, hindi din niya hinahayaan na isama siya nito sa mga social parties na mga kauri nito. Dahil na din sa ugali niya iyon. Ang alam lang ng lahat ay may non-showbiz girlfriend ito. Maganda ang kinalabasan ng kasal.
kung titingnan mo ang lahat ng aspeto na mabibili ng pera. The venue, the displays, the ceremony, and the food are perfect. Kagaya ng pinapangarap niyang kasal noon pa man. Pero sa kabila ng ganda ng kasal, hindi masasabi ni Arya na lubos na masaya siya. Masaya siya na makita ang saya sa mukha ng mga magulang at pati na rin ng mga magulang ni Vladimir. Nakangiti rin naman si Vladimir, pero ramdam niya na may mali sa ngiti nito. Napatunayan niya iyon ngayon na nakapag-solo na silang dalawa pagkatapos ng lahat ng seremonya. Tutuloy na ba agad tayo sa Paris? Isang trip to Paris ang regalo ng mga magulang ni Vladimir sa kanila ngayong kasal na sila. Nasabik siya sa ideya na iyon. Hindi naman sa pangarap niya na makapunta roon, pero dahil alam niyang makakatulong ang ora ng lugar sa kanilang dalawa ni Vladimir ay nagustuhan niya. It is the city for lovers. Dahil gusto niyang bumalik ang nararamdaman sa kanya ni Vladimir. Magandang pagkakataon ang lugar na iyon. Hindi pa rin binibitawan ni Vladimir ang cellphone nito nang umiling. Nope. Kung ganoon ay saan tayo pupunta? Pagkatapos ng kasal ay may sumundo sa kanilang limusin. Ngayon ay nakasakay na sila doon. House. Simpleng sagot lang nito. Kanino? Ours. We have our own? Nagulat na tanong niya. Tumango ito. I bought that house years ago. Dapat ay manambik at maging masaya si Aryan sa sagot na iyon ni Vladimir, pero hindi niya magawa dahil na rin sa tila baliwala lamang na pagkakasabi nito. Really? That's wonderful. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon dati. Sana ay nakatulong ako sa pag-aayos. That was supposed to be my surprise gift to you then, pero ako ang sinurpresa mo. Natahimik si Aryan sa sinabi ni Vladimir, lalo na at naramdaman niya ang pait sa boses sa mga binitiwang salita ni Vladimir. Ipinapakita na naman ito sa kanya ang sakit na ginawa nito sa kanya. Pakiramdam ni Aryan ay tila kinakain din siya ng guilt. Nasasaktan siya sa kaalaman na nasaktan niya si Vladimir. Hanggang sa makarating sila sa bahay na tinutukoy ni Vladimir, ay hindi na nagawa pa muling magsalita ni Aryan. Alam niyang mali dahil sa halip na magpaliwanag siya, pinili pa niya na manahimik. Pero alam din naman niya na may mali talaga siya. Kung hindi niya sana ipinaglaban ang sariling kagustuhan niya noon, hindi sana siya magkakaganito ngayon. Maayos naman sila dati ni Vladimir, pero sinira niya iyon. Now, she was paying the price. Napahanga si Aryan nang makita ang bahay. May kalakihan iyon. Mansyon na kung maituturing. Pagpasok nila ng gate ay makikita ang malawak na hardin. Ilang metro rin ang iniandar ng sasakyan nila mula sa gate hanggang sa makarating sa pinakabahay. Pagpasok nila doon ay mas lalo pang napahanga si Aryan. Kahit na hindi niya personal na natulungan si Vladimir sa pag-aayos ng bahay na iyon ay tila nakuha naman nito ang nais niya sa isang bahay. Malaki pero komportabling tingnan ang bahay. Simple lang kasi iyon at tila napaka-friendly ng blue, green and white interior noon. Ang tatlong paboritong kulay niya. Tila pinagawa iyon ayon sa lahat ng kagustuhan niya. Thank you, Vladimir. I love it. Kilalang kilala mo talaga ako. Nawala lahat ng kalungkutan niya sa pagkakakita ng regalo nito sa kanya. Na-appreciate niya na lahat ng gusto niya ay talagang ipinagawa ni Vladimir. Pero ang pinaka nagustuhan niya sa lahat ay ang kaalaman na sa kabila ng paghihiwalay nila noon ay na-preserve pa rin ni Vladimir ang bahay. Hindi nagkomento si Vladimir sa kanyang sinabi. Maya-maya ay niyaya siya nito sa pangalawang palapag ng bahay. Pinakita nito sa kanya ang master's bedroom. Habang papasok ay nakaramdam siya ng kaba na may kasama ding pananabik. Kasal na sila ngayon ni Vladimir. Sa kabila ng malamig na pagtrato nito sa kanya, hindi imposible na maaaring gawin din nila ngayon ang ginagawa ng normal na mag-asawa. Isama pa na niyaya siya nito sa master's bedroom. Hindi maiwasan ni Arya na maging malikot ang isip. Kilala niya si Vladimir bilang gentleman. Kahit ang mga halik nito ay mailalarawan niya, na gentle din. Hindi din ito gaanong agresibo at nire-respeto siya. Katunayan na doon,
na inantay pa talaga nito ang pagkakagraduate niya sa kolehiyo para mahalikan siya ng mas maayos. Naisip niya tuloy kung may mangyayari sa kanila. Would he still be the same? Kahit na tila naging yelo na sa panalamig sa kanya ngayon si Vladimir, would he make love to her with fire? Kung may mangyayari ba sa kanila ngayong gabi, magagawa ba noon na baguhin ang lahat ng pagkakamali niya? Magagawa ba noong pabalikin ang damdamin na gusto niyang ipakita muli sa kanya ni Vladimir? Malaki ang kwarto. Inilibot ni Arya ang paningin sa paligid noon at napansin agad niya ang isang cabinet kung saan may nakataob na mga picture frames. Na-curious siya. Lumapit siya sa cabinet at tinignan ang mga picture frames. May pumiga na mainit na kamay sa kanyang puso nang makita kung sino ang mga nasa larawan. Larawan nilang dalawa iyon noong mga panahon na maayos pa ang lahat sa pagitan nila. Halos nasa 10 picture iyon. Mga larawan ng mga importanteng okasyon sa buhay nila na magkasama sila at mga larawan kung saan gumagala o nagde-date lang sila. Bigla niyang naalala ang memorya at lalo niyang napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Namiss niya iyon. Napakaganda ng mga ito. Hindi niya maiwasan na mapabulalas. Inisa-isa niya ang pag-aayos ng picture frames. Itinayo niya ang mga iyon pero bago niya pa magawa ang pag-aayos sa iba ay pinigilan na siya ni Vladimir. Itinaob din ito ang mga naayos na niya. Bakit? Nakakunot noong tanong ni Aryan kahit nabaramdam na niya kung bakit ginawa iyon ni Vladimir. Ayaw lang niyang aminin sa sarili dahil masakit. Kaya nga nakataob, diba? Dahil ayaw ko nang makita. Nakalimutan ko lang ipaalis kaya nandyan pa ang mga iyan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya sa mga sagot ni Vladimir ay hindi pa rin naiwasan ni Aryan na magtanong. Pero bakit? Bakit mo ba ako dinala dito kung ganito mo rin naman akong tinatrato? Vladimir, pumayag ka na magpakasal sa akin. Kapag pakiramdam mo ay nababaliwala mo ako, bumabawi ka sa akin. Pinapadalan mo ako ng mga bulaklak. You did even bring me to this house, to this room. You preserve this house. Pero kapag nakikita mo ako, nalalamig ka sa akin. Nag-iba ka na ba talaga? Sinabi mo na mahalag pa rin naman ako sa iyo pero bakit hindi ko maramdaman? Sinabi mo din na hindi paghihiganti ang dahilan kung bakit ginagawa mo ito sa akin pero ganoon ang nararamdaman ko. Matamang tinignan siya ni Vladimir. So, all those things, did it hurt you? Nagyuko ng ulo si Aryan. Ayaw niyang ipakita dito na nasasaktan siya dahil tama lang naman iyon sa kanya. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Gusto niyang tanggapin na lang ang lahat pero alam niyang may mali. Kailangan niyang ipaglaban ang lahat na alam niyang tama. Lalo na ngayong kasal na sila. Paano siya makababawi kay Vladimir kung pilit siya nitong iniiwasan? Susubukan pa lang niyang lumapit dito ay lumalayo na ito. Oo, you deserve it. Tumingala si Aryan. Alam niya na nararapat nga iyon sa kanya pero nagulat pa rin siya na marinig mula sa mga labi ni Vladimir ang mga ito. Hindi na ito diretsong nakatingin sa kanya. Naglihis na ito ng tingin. Vladimir. Salip na sumagot ay tumalikod na ito sa kanya. Naglakad itong palayo. Sinubukan ni Arya na pigilan ito. Hinawakan niya ang kanang kamay nito. Vladimir, please. Mag-usap naman tayo. Ayusin natin ang lahat. Mag-asawa na tayo. Pwede bang ganito na lang tayo? Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa iyo noon. Tanggap ko rin kung sasaktan mo ako pero sana ipagbigyan mo naman ako ng pagkakataon na makabawi. Stop it, Aryan. Pupunta lang ako sa study. Saka na tayo mag-usap. Palagi mo na lang ako itinataboy. Anong gagawin mo sa study? Magtatrabaho? Kasal natin ngayon? I don't expect this to you. You've always been shy pero ngayon tila nagiging nagor ka na. Isa pa? Matagal na magkaibigan ang pamilya natin. Alam mo naman siguro kung gaano kalaking kumpanya ang pinapatakbo ko. Lalo na ngayon. You can't blame me if I'm always busy with my work. Wika nito at hindi pa rin humaharap sa kanya. Hindi ka naman dating ganyan. Dahil hindi ka na rin ganoon. Nagsimula na muli itong maglakad. Mas mahalaga na ba ang trabaho mo ngayon kaysa sa akin? Tao ako.
May damdamin ako. Mas nasasaktan ako kaysa sa trabaho na iyan. Hindi niya napigilan na mapasigaw. Tumigil ito at sandaling hindi nagsalita. Well, marami mga tao ang saklaw ng trabaho ko. Kung hindi ko pagbubutihan iyon, mas marami ang masasaktan kaysa sa iyo na iisa lang. Kaya please, spare me the drama. Makikipag-usap ako sa iyo kung kailan ko gusto. Pabayaan mo ako. Total, pinabayaan ko rin naman ang lahat ng kasalanan mo na nagawa sa akin noon. Matuto ka na lang na magpasalamat dahil sa kabila ng nangyari, nagawa pa rin kitang tanggapin. Nagwawala na ang lahat ng damdamin sa puso ni Ariana at gusto na rin niyang magwala ng mga sandaling iyon. Pero sa huling sinabi ni Vladimir ay natameme siya. Tama ito, hindi nga dapat siya nagrareklamo dito. Dapat ay tanggapin na lang niya ang kahit anong bagay na maibibigay nito sa kanya. Kahit kalimgan pa iyon. Nagkaroon talaga siya ng isang malaking pagkakamali. Kung hindi lang niya sinira ang dating magandang relasyon naman nila, hindi sana magkakaganoon. Hindi siguro siya makakaramdam ng kahungkagan ngayon. Kung hindi niya pinairal ang akala niya ay ipinagkait sa kanya noon. Naging matigas ang ulo niya at pinagsisihan niya iyon ngayon ang malaki. Ni sa hinagap ni Aryan, hindi niya man lang naisip na magiging ganoon ang unang araw ng kasal niya. Ngunit kahit ganoon, susubukan niyang magpakatatag. Kailangan niya. Ito ang consequences niya pagkatapos ng lahat. Kailan ka babalik? Naramdaman ni Vladimir ang longing sa boses ni Aryan. Napapikit siya upang gupuin ang damdamin na isang naglabasan sa loob niya. He felt guilty even though he loves the feeling that Aryan misses him. Noong magkarelasyon sila, ay sinasabi din naman iyon nito. Pero pakiramdam niya ay may kulang. Pakiramdam kasi niya ay hindi iyon sincere. Palaging siya pang una magsasabi dito bago nito sabihin din iyon. Ngayon ay nabibigyang katuparan na ang mga pangarap niya para kay Aryan. Ito ang nauunang tumawag sa kanya. Tila may pakialam na ito sa kanya. Naisa sa boses na rin ito ang mga gusto nitong sabihin. Hindi na ito ang mahihiyaing babae na nakilala niya. Somehow, gusto niya iyon. Gusto niyang mag-grow si Aryan, na kahit papaano ay matuto itong magreklamo. Gusto din niya na kahit papaano ay hinahabol-habol na siya nito, na gumagawa ito ng effort na makipaglapit man lang sa kanya at makausap siya. Kahit na ba, kaunti pa lang iyon. Na-appreciate ni Vladimir ang paglapit sa kanya ni Aryan, ang pagyaya nito ng dinner, ang pagkukumpronta nito sa kanya at pati na rin ang pagtawag nito sa kanya, kahit na ba madalas ay hindi niya inaasikaso ito. Knowing Aryan, mahirap para rito ang makipaglapit at ipilit ang sarili sa isang tao. Kaya nga kakaunti lang ang kaibigan at wala din itong maituturing na matalik nitong mga kaibigan. Pero kahit ganoon, alam niya na malaki pa rin ang pagkukulang nito. Masyado siyang nasaktan sa ginawa nito. Hindi ko pa alam. Sasabihan na lang kita kapag natapos ko na ang lahat ng kailangan kong gawin dito. Kinabukasan, pagkatapos ng kasal nila ay lumipad si Vladimir patungo sa Pilipinas. Gusto niyang iwasan si Aryan. Aaminin niyang matinding naapektuhan siya sa nakita dito kagabi. Naramdaman niya na tila nawalan ito ng kontrol. Nagustuhan din naman niya na natuto itong lumaban pero dahil nasasaktan din siya sa kaalaman na nasasaktan ito, kinailangan niyang umalis. Mali man pero malaking bahagi ng isip ni Vladimir ang nagsasabi na nararapat lang naman dito ang sakit. After all, mas matinding sakit ang pinaranas nito sa kanya. Isama pa na tila kay dali lamang para rito na pumayag gayong alam nito ang ginawa sa kanya. Minahal niya si Aryan pero ayaw niyang maging tanga na ganoon na lang kadali na patawarin ito, na masyadong maging bulag pagkatapos ng lahat. Sinaktan siya nito. Wala siyang kahit anong masama na ginawa rito noon. Lahat ng ibinigay niya rito ay mabuti. Lahat ay purong pagmamahal. He adored her. Pero nagawa pa rin siya nitong iwanan. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Ganoon ba talaga iyon kaimportante? Narinig pa niya na bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Fine, kung magtatagal ka pa dyan, hayaan mong ako na lang ang pumunta dyan. Namilog ang mga mata ni Vladimir. Gagawin mo iyon? Why not? Walang pag-aalinlangan na wika ni Aryan. Asawa mo na ako ngayon. Kung nasaan ka, dapat nandoon din ako. I need to take care of you. Sa uling salita nito ay napangiti si Vladimir.
Biglang naglaro sa utak niya ang imahe ni Aryan na inaalagaan siya. Dahil hindi ito madalas na magpakita ng affection, hindi kagaya niya. Hindi nito nagawa iyon sa kanya noon. Minsan ay umaasa siya na balang araw ay magiging kagaya rin ito ng normal na girlfriend. Naaalagaan siya at lalambingin siya. Pero sa tuwing ay naiisip niya na ayaw naman niyang humingi ng malaki para rito. Sapat na sa kanya si Aryan. Ayaw din niyang baguhin ito dahil mahal niya ito sa kung ano ito. No worries, kaya ko sarili ko. Salip ay sagot niya. Kailangan niya pa rin na magpakatatag. Are you sure? Kumakain ka ba ng tama? Baka puro trabaho. I'm alright. Huwag ka mag-alala sa akin. Sigurado ka ba? Narinig ko na masyado daw mainit ngayon sa Pilipinas. Businessman ka. Madalas ka na naka-corporate attire. Baka papawisan ka ng gusto dyan. Baka may heat stroke. Gusto ng matawa ni Vladimir sa mga sinasabi ni Aryan. Ganoon na ba talaga na nag-aalala ito sa kanya? Narinig niya ang sincerity sa boses nito. Kaya naman sa kabila ng mga tila imposibleng pangyayari na pinag-aalala nito, ay natutuwa pa rin siya. You are overreacting, Aryan. Bumuntong hininga ito sa kabilang linya. I just wanted to take care of you, Vladimir. Gusto ko makabawi sa iyo pero hindi lang iyon. I am missing you. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. 2 araw na siyang nasa Pilipinas. Kaiba sa sinabi niya kay Aryan, hindi naman talaga siya nagpunta roon dahil sa business trip. Nagpunta siya doon para takasan ito. Isama din na matagal na niyang hindi nakikita ang mga kaibigan at gusto niyang makibalita naman sa mga ito. Nakalib siya sa opisina sa loob ng 1 linggo. Isama pa na kahit hindi naman siya nakalib ay hindi mahirap para sa kanya natakasan ng mga responsibilidad niya sa negosyo. Kagaya na lang ng palagi niyang sinasabi kay Aryan, hindi din naman ganoon kaimportante ang kanyang mga business trips nitong nakaraang bago ang kasal nila ni Aryan. Iginiit lang niya iyon dahil gusto niya magkaroon ng excuse para malayuan ng dalaga. Natatakot kasi siya sa nagiging bugso ng damdamin niya kapag napapalapit dito. Nahihirapan siyang kontrolin iyon. Nahihirapan siyang maging matigas na siyang dapat na ipakita niya sa dalaga. Apektado pa rin talaga siya kay Aryan. Kailan tayo muling nagkalapit, Aryan? Isama pa na madalas na wala naman talaga ako dyan sa tabi mo nitong mga nakaraan. You can't miss me. But I do, Vladimir. I really do. I want to be with you. Napapikit si Vladimir. Napahawak din siya sa kanyang dibdib dahil pakaramdam niya ay naging isang kabayo ang puso niya na may malakas na sumipa. Tumakbo kasi iyon ng mabilis. Nagustuhan niyang nadarama ang mga sinabi ni Aryan. Tila ba napakatotoo noon? Gusto niyang umasa. Gusto niyang maniwala. Tila gusto din niya na pagbigyan si Aryan. Ang pagbigyan ang relasyon nila. Ginagawa niya ng mali ang lahat. Tumatakas siya sa kanyang problema. Hindi naman niya pinakasalan si Aryan para gumanti dito. Gusto lang niyang saktan ito ng konti para naman kahit papaano ay maramdaman rin ito ang sakit na nararamdaman niya noon dahil rito. Para maging patas sila. Ramdam naman ni Vladimir na nagtatagumpay na siya. Pero tama ba talaga ang lahat? Tama na ba na umayo na siya sa gusto ni Aryan at sa gusto din ng puso niya? Napagdesisyon na ni Aryan na magpunta sa Pilipinas. Hindi niya maaaring hayaan na gawin iyon ni Vladimir. Masyado na niyang kinonsente ang paulit-ulit nitong pagtanggi sa kanya. Kailangan na niyang gumawa ng malaking effort. In the first place naman, alam niya na dapat ay noon pa siya gumagawa noon. Pero dahil sa ilang beses na pag-reject sa kanya ni Vladimir, tila nawawalan siya ng lakas ng loob. Isama pa rin na somehow ay iniintindi din niya na maaaring totoo naman iyon. Pero hindi na ngayon. Kasal na sila ni Vladimir at ramdam niyang patuloy lang nitong ginagawang excuse ang mga business trip para hindi sila magkasama. Nakumpirma din niya iyon ng malamang nakalib naman pala ito pagkatapos ng kasal ayon sa mga magulang nito. Hindi tungkol sa trabaho ang pagpunta nito sa Pilipinas. Nalaman ni Aryan mula sa mga magulang ni Vladimir na sa penthouse ng SAC, tumutuloy si Vladimir kapag nagpupunta roon. Napagpasyahan niyang tumuloy na agad doon. Walang tao pero hindi iyon nagpapigil sa kanya para hindi antayin ang asawa. Kahit ilang beses na siyang sinisita ng guard dahil sa kakulitan niyang manatili ay hindi siya nagpa-apekto.
Ipinakita niya pa rito ang marriage contract nila ni Vladimir para lang magtigil ito na sitahin siya dahil bawal raw pumunta ang hindi kakilala nito o hindi kaya ay hindi inaasahan ng may-ari sa lugar. Nag-antay si Aryan sa pagdating ni Vladimir. Napag-alaman naman niya ayon sa guard na sadyang doon nga umuwi ang asawa. Umuwi din daw ito doon kagabi. Sinubukan naman niyang tawagan si Vladimir upang ipaalam rito na nandoon siya pero unattended ang cellphone nito. Matindi ang jet lag ni Aryan at gutom na din siya pero hindi siya sumuko sa pagbabaka sakaling ang pagdating niya na iyon sa Pilipinas ang makapagpapabago ng relasyon ng asawa niya. Kailangan na niyang gumawa ng paraan. Hindi rin siya maaaring umalis dahil baka kapag nakaalis siya ay dumating ito. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon. Titiisin na lang niya ang mga sakit, gutom at pagod. Lilipas din iyon. Dumating naman si Vladimir pagkatapos ng mahigit 5 oras. Rumihistro agad ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Mukhang wala itong kaalam-alam sa pagpunta niya kahit na ba ramdam niyang pinag-uusapan na sa buong opisina ang biglaang pagdating niya na malaki ang katayuan sa buhay ng isa sa pinakamalaking boss ng matagumpay na kumpanya. Mabuti naman at dumating ka na, Vladimir. Nangihina na siya pero pinilit niyang patatagin ang boses. Hindi ka na dapat nagpunta pa dito, Aryan. Di ba't sinabi ko na sa'yo? Masyado akong abala para. Eh ano? Umuwi ka naman siguro kapag gabi, hindi ba? Magkakaroon ka pa rin ng oras sa akin kahit konti. Asawa mo na ako ngayon. Kailangan din na nasa tabi mo ako. Ayokong isipin mo na naglek kita. Kapag nandito ka nga pagkatapos ay madalas naman na wala ako dito sa unit. Sana naisip mo yan bago mo ko iniwan na mag-isa sa Korea. Naramdaman niyang bahagyang natigilan si Vladimir sa sinabi niya. Matagal lang na nakatingin ito sa kanya. Binasag naman ng sandaling pananahimik ang pagtunog ng cellphone nito. Naguluhan siya dahil unattended ang tinatawagan niyang cellphone kanina. Pero nang maisip na maaring ibang cellphone iyon ay binaliwala na lang niya. After all, businessman si Vladimir. Necessary na magkaroon ito ng maraming cellphones para na rin paghiwalayin ang personal at pang-business nitong buhay. Ang alam lang niya ay sa pang-personal nito. Nagpaalam si Vladimir at kinausap muna iyon. Pagbalik nito ay may ibinigay itong susi sa kanya. Pumasok ka na. Make yourself feel at home. I need to go. Wait, what? Nalaki ang mga mata ni Aryan. Tatakasan mo na naman ba ako muli, Vladimir? Kailangan ko magpunta sa office ng SAC. Something important came up. At ako, hindi importante ganoon? Nagtatampo na talaga siya. I didn't mean something like that. This is urgent, Aryan. You need to understand. Mukhang nainis si Vladimir sa pagrereklamo niya. Pero kung hindi niya gagawin iyon, kung pananatilihin niya ang pagiging mahihain niya at madalas na hindi pagbubukas ng saloobin, walang mangyayari sa kanila ni Vladimir. Hayaan niya lamang na maging ganoon kalamig ang relasyon nila. Hindi niya pwedeng hayaan iyon. Nakalib ka, Vladimir. Inamin na sa akin ang mga magulang mo. Maari ka nang hindi magtrabaho. Tama ang hinala ko na iniiwasan mo nga ako at ginagawa mo rin na excuse ang trabaho na iyan. Gusto na niyang mapaiyak sa sobrang sama ng loob. Nagdilim ang mukha ni Vladimir. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin pero kailangan ko na umalis. Tumalikod na si Vladimir at nagsimulang umalis. Mabilis na naglakad ito papuntang elevator. Kahit ramdam ni Aryan na malapit na siyang panawa ng malay dahil na rin sa tagal ng pag-aantay niya kanina, ay pinilit niyang habulin ito. Nagawa naman niya na mahabol ang asawa bago pa man sumara ang elevator. You're getting into my nerves, Aryan. Inis na sabi sa kanya ni Vladimir nang ipilit pa rin niya ang sarili dito. Sila lamang 2 tao sa loob ng elevator. Kung hindi ako gagawa ng paraan, walang mangyayari sa atin. Tama na ang pagpaparusa sa akin, please. Hiyan mo naman na bumawi ako sa'yo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Hindi ko gawain na maghabol pero ginagawa ko dahil gusto kong ayusin ang gulo na pinasok at ginawa ko. Pagkatapos masabi ni Aryan ang mga salita, ay biglang dumiklap ang ilaw ng elevator. Nung una'y naisip niyang dahil sa sama ng nararamdaman niya, kaya nangyari iyon. Akala niya'y nag-hallucinate na siya pero nang maramdaman niyang bigla na rin tumigil ang elevator, hindi lang iyon hallucination. Shit! Wika ni Vladimir na magdilim
ang ilaw ng elevator. Tumigil din iyon sa paggalaw. Nawala ang mga numero sa screen. Dumilim sa loob at tila nawalan rin ang hangin. Vladimir? Kinabahan si Aryan. Tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at sinubukan na kumapit rito. Naramdaman naman niya ang kamay nito na hinanap din siya. I'm here. Naramdaman niya ang comforting ng tono ni Vladimir. Ibinalot rin ito ang isang kamay sa kanya. We'll be fine. Tumingala siya rito kahit alam niya na hindi niya makikita iyon sa dilim ng kinaroroon na nila. Pero masaya siya na mukhang nag-aalala naman agad sa kanya si Vladimir kahit na ba hindi niya pa nasasabi rito ang tunay na nararamdaman niya. Yumakap siya kay Vladimir. Alam niya na maaaring masabihan siya na nananamantala ng sitwasyon pero kailangan din naman niya iyon. Pakiramdam niya'y konting-konti na lang ay bibigay na siya sa sama ng pakiramdam. Inihilig niya ang ulo sa dibdib ng asawa. She felt a little comfortable with their position. Ramdam kasi niya na kahit anuman na masamang mangyari sa kanya ay nandoon ito para sa kanya. Aryan, are you okay? Tanong sa kanya ni Vladimir nang maramdaman ang ginawa niya. Sa halip na sumagot ay lalo siyang nagsumiksik dito. Maayos rin ito. Let me check my phone and... Napapalatak ito ng itaas ang cellphone. Kanina pa nga pala drain ang battery nito. Drain na rin yung kani-kanina lang na ginamit ko. Ikaw, nasa iyo ba ang cellphone mo? We need to call for help. Sandaling nagdalawang isip pa si Ariana. Kahit masama na ang pakiramdam niya, kung matrap man sila sa elevator na ganoon ang sitwasyon nila, ayos lang sa kanila kahit magtagal pa sila. Nagugustuhan niya ang damdamin na ibinibigay sa kanya ni Vladimir ngayon. Gusto niya na magkalapit sila. Maaring noon ay hindi man niya na ipapakita o nasasabi at naaamin man lang sa kanyang sarili pero gusto rin naman niya na nasa tabi niya si Vladimir. Mas lalo niyang napatunayan iyon noong nagkalayo sila at ngayon na rin na bumalik na ito sa piling niya. Hinahanap-hanap niya si Vladimir at ang damdamin na ipinaparamdam nito sa kanya. Ngunit na naiig kay Aryan ang praktikal na pag-iisip. Kinuha niya ang cellphone pero mukhang mas nakiayon iyon sa kagustuhan ng puso niya. Drained din ang battery noon. Damn it! Mahinang mura ni Vladimir. Bakit ngayon pa? Hinayaan lang ni Aryan si Vladimir sa pagrereklamo nito. Positibo naman siya na makakaalis din sila agad doon. After all, exclusive yung elevator iyon patungo sa penthouse. Hindi hahayaan ng management na pumalya ng matagal ang madalas na ginagamit ng mga executives. You're trembling. Naramdaman niya ang kaba ni Vladimir nang maramdaman rin ito ang nararamdaman niya dahil sa pagsusumiksik niya rito. I'm just tired. That's why. Naramdaman niya na nagtagis ang bagang ni Vladimir. Ilang oras ka na ba nag-aantay sa penthouse? Hindi na importante iyon. Answer me. May pagbabanta sa boses nito. More than 5 hours, I think. I came straight from the airport. What? Hindi mo dapat ginawa iyon. Ano pa nangyari? Did you have jet lag? Kumain ka ba? That's a silly act to do. I want to be with you, Vladimir. Hindi na importante kung gutom, pagod o jet lag man ako. Wala ang lahat ng paghihirap na iyon kapalit ng ginawa ko sa iyo. Ara. Humina ang boses ni Vladimir. Napangiti si Aryan sa kabila ng sama ng pakiramdam.
and all the efforts, it's paid off just by hearing my nickname again from you. Unti-unti nang nanlambot ang pakiramdam ni Aryan, kaya hindi na niya narinig pa ang sinabi ni Vladimir. Pero kung ano man iyon, umaasa siya na maging maganda naman iyon. At kung ano rin ang mangyari sa kanya pagkatapos nito, umaasa din siya na sana ay nasa tabi niya pa rin si Vladimir, na hindi na ito aalis muli o tatanggihan siya. Hindi na ito magtataas ng boses o magagalit sa kanya. Ayaw niya ng ganoon. Kinakain na siya ng masamang pakiramdam kapag naalala niya kung gaano niya kalaki at katinding nasaktan nito. Gusto niyang ibalik ang dati. Gusto niyang makasama si Vladimir. Masaya siya kapag kasama ito, na napagtanto niya lamang nang malaman niya nang mawala na ito sa piling niya. Bata pa lang si Aryan ay ramdam na niya na may problema siya sa pamilya niya. Mahigpit ang mga magulang niya na hindi siya nagkaroon ng normal na kabataan dahil hindi nito gusto na makipaglaro sa ibang mga kapitbahay nila o kaya sa ibang lugar. Kung gusto niya makipaglaro, kailangan ang mga ito pa ang pumunta sa bahay nila para makapaglaro sila. Dahil doon, lumaki siya na mahihiyain. Hindi siya marunong makipagkaibigan dahil madalas ay ikinukulong lang siya ng mga magulang sa bahay. Natatakot kasi ang mga ito na may mangyaring masama sa kanila dahil sa katayuan ng pamilya nila. Mayaman sila at prone sa mga kidnappers ang mga kagaya niya. Bata hanggang magdalaga siya ay may nakatalagang bodyguard sa kanya. Hindi siya papapalapit ng basta-basta sa iba. Dahil na rin, inire-report ng bodyguard niya sa mga magulang ang kung sino man na nilalapitan niya. Hindi naman niya gusto ng ganoong klase. 17 taong gulang siya nang malaman niyang ipinagkasundo siya sa anak ng kaibigan ng magulang niya na si Vladimir. Kung may masasabi man siyang kaibigan, ang lalaki lamang iyon. Kaya lang, kapag nakakasama niya ito, ay tila nahihiya at naiilang siya. Lalaki kasi ito at para bang nakakailang na magsasama siya sa isang kagaya nito. Kahit na ba magkasundong magkasundo ang dalawang pamilya nila. Kahit palagi din siya nitong dinadalaw sa bahay at maayos naman si Vladimir ay hindi niya maiwasan na maramdaman iyon. Likas na siguro sa kanya ang pagiging mahiyain. Pero kahit ganoon, pinipilit naman niya na pakisamahan talaga ito. Alam din niya na makabubuti rin ito sa kanya, kaya pumayag siya na magpakasal rito. Naiintindihan din naman niya na kailangan gawin iyon ng mga magulang para maisalba ang negosyo nila na muntik ng malugi noon. Naiintindihan din naman niya ang paghihigpit ng mga magulang ay para sa ikabubuti din niya. Tinanggap ni Aryan ang tadhana niya, kahit alam niyang tila may kulang sa nararamdaman niya kay Vladimir. Hindi na niya inisip iyon. Hanggang sa makilala niya sa personal si Jaejin. She was starstruck by him. Lalo pa siyang nagulat nang malaman na may interest ito sa kanya. Hindi niya inaasahan iyon. Nang tinanong siya nito kung pwede ba raw siyang ligawan, ay lalo lang siyang nagulat at nagulo din at the same time. Ipinagkasundo na siya kay Vladimir. Konting panahon na lang din ay kakasal na sila. Dapat ay hindi na niya inaasikaso si Jaejin at kakaibang nararamdaman niya nang malaman niya na may gusto ito sa kanya. Pero dahil gusto din naman niyang i-discover kung ano ang damdamin na iyon, pinagbigyan niya ang sarili niya. Niyaya siya ni Jaejin sa isa sa mga concerts nito. VIP ang ibinigay na tiket sa kanya. Pumayag siya. Yun ang unang beses na nakanood siya ng concert nito kahit na ba dati pa naman ay crush niya na ito. Dahil na rin alam niyang pagbabawalan siya ng mga magulang niya. Hindi gusto ng mga magulang niya ang rockstar. Ayaw ng mga magulang niya na nakikinig siya sa mga musika na tinutugtog nito. Pero sa kabutihang palad, out of the country ang mga magulang niya ng mismong araw ng concert. Isama pa na simula nang nagagawa niya magtrabaho ay lumuwag na ang mga ito sa kanya. Tinanggal na nito ang bodyguard niya kaya wala nang magsusumbong sa mga ginagawa niya. Hindi inaasahan ni Aryan nang dalhin siya ni Jaejin sa mismong stage. Isinayaw din siya nito roon na parabang napaka-special niya. She felt very flattered. Kinantahan din siya ng lalaki. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Aryan, naramdaman niya na tila tumigil ang mundo. Lumakas din ang tibok ng puso niya. Lalo siyang nagulo sa pangyayari. Gusto niya si Vladimir.
Ilang beses na naman niyang sinasabi iyon sa sarili niya pero hindi ba't kailanman hindi niya masabi na mahal niya ito? Kahit na ilang beses na itong nagsasabi sa kanya na mahal siya nito, hindi niya magawang ibalik din iyon dito. Napagtanto ni Arya na baka kaya ganoon ay hindi si Vladimir ang nakatakda sa kanya. Maaring itinakda ang pagpapakasal sa kanila pero hindi niya ito mahal. Kaya ba niyang mabuhay ng ganoon? Masaya man at gusto rin niya si Vladimir, hindi naman niya nararamdaman rito ang nararamdaman niya para kay Jaejin. Mahal niya si Jaejin. Hindi lalakas ng ganoon ang tibok ng puso niya kung hindi matindi ang nararamdaman niya. Gusto lang niya si Vladimir. Malaki ang pagkakaiba noon. Naging mailap ang kalayaan sa buhay ni Aryan. Pero sa unang pagkakataon, binago niya ang nakatakda. Kahit alam niya na marami ang masasaktan, mas pinanaig niya ang pag-ibig. Ipinaglaban niya sa Jaejin. 2 linggo na ang nakalipas nang makipaghiwalay si Aryan kay Vladimir. Naging malaking gulo iyon, lalo na nang malaman iyon ng pamilya niya. Naging mahirap para kay Aryan ang desisyon pero ayaw na niyang maging mahina pa kagaya ng dati. Masaya man siya nakasama si Vladimir pero alam niya na may kulang pa. Isang panghabang buhay na commitment ang kasal. Kung pakakasalan niya ito pero hindi naman niya masasabi na mahal niya ito, hindi ba at malaking kalokohan lang iyon? Pero wala na rin namang nagawa si Vladimir, ang mga magulang nito at magulang niya sa desisyon niya. Pumayag ang mga ito na makipagkala siya kay Vladimir nang makita kung gaano siya ka-persistent. Ipinakita din niya sa mga ito ang sakit na nararamdaman niya dahil sa ginawa ng mga ito sa buhay niya. Naging mabait na anak ako sa inyo. Inintindi ko kayo. Sana naman ay pagbigyan niyo ako sa pagkakataong ito. Umiiyak na wika niya sa mga magulang noon. Naging matagumpay man sa pangungumbinsi, sa kabila ng kaguluhan, hindi nakaramdam ng saya si Aryan. Nang malaya na siyang magkaroon ng relasyon kay Jaejin. Oo, gusto niya ito. Mahal niya ito. Kakaiba ang saya na makasama niya ito. Proud din siya sa sarili dahil nagawa niyang ipaglaban ang pag-iibigan niya. Pero kapag kasama niya si Jaejin, nakokonsensya siya. Naalala niya si Vladimir. Alam niya na matinding sinaktan niya ito. Tama ba talaga ang ginawa niya? Ilang beses na tinanong ni Aryan iyon sa sarili niya. Nagulo na naman siya. Ginulo talaga ng pagdating ni Jaejin ang buhay niya. Mahal niya ito pero nakikita rin naman niya ang mga kamalian. Masyado siyang nakonsensya sa ginawa niya kay Vladimir. I think I love you, Jaejin. It's just that I feel so guilty for breaking up with Vladimir. Sagot niya kay Jaejin nang magtaka ito sa mga pananahimik niya. Ang akala nito ay nanlalamig siya rito, lalo na nang halikan siya nito at hindi niya magawang tugunan iyon. Iniisip niya na maaring kaya nagiging ganoon siya sa relasyon nila ay dahil na rin sa nakokonsensya siya sa ginawa niya kay Vladimir. Mahal siya nito. Umasa ito ng malaki na sa huli ay sila magkakatuluyan. So what do you want to do then? This relationship is not right. Naglihis siya ng tingin mula sa nobyo. But you love me. It should be right. I hurt Vladimir. I feel so guilty. If this is love, why would I be guilty? Why am I not that happy? I'm so sorry, Jaejin. Pinuntahan niya si Vladimir pagkatapos ng pakikipaghiwalay niya kay Jaejin. Masaya naman siya na makasama ang minamahal pero tila may hinahanap siya. Hindi kasi siya mapakali. Kung yun ba ay ang konsensya niya na sinaktan si Vladimir ay hindi rin niya magawang maipaliwanag. Pakiramdam niya ay naging impulsive siya sa piniling desisyon. Nagpunta siya sa condominium unit ni Vladimir sa pagbabakasakali na makikita niya ito roon. Sinubukan niyang tawagan ito pero hindi nito sinasagot ang phone. Nakita naman niya si Vladimir doon pero hindi ito nag-iisa. May sarili siyang susi ng unit nito na nakalimutan niyang ibigay rito nang maghiwalay sila. Kaya naging madali sa kanya ang pagpasok. Alam niya na hindi dapat niya ginawa na basta-basta iyon pero masyado na siyang nagulo ng mga damdamin niya na hindi na rin niya magawang mag-isip ng matino. At nang makita si Vladimir at ang babaeng kasama nito sa kama ay lalong nagpagulo ng isip ni Aryan. Hindi niya mahal si Vladimir, di ba?
Pero bakit ang makitang may kasamang bagong babae ito ay nasaktan siya? Nasasaktan din siya sa kaalaman na nasasaktan niya ito. Hindi man ganoon katindi ang damdamin na naibibigay nito sa kanya. Hindi kagaya ng kay Jaejin, pero pakiramdam niya ay mas mahalaga pa ito kaysa kay Jaejin. Ganoon nga ba talaga ang hindi mahal? Tulog si Vladimir at ang babaeng kasama nito sa kama. Pero alam niya, base na rin sa itsura ng mga ito, kung ano ang ginawa ng mga ito. Mukhang mabilis lang siyang napalitan ng dating fiancé sa ibang babae. Ganoon na ba talaga ang mahal na mahal siya? Humahanap ka agad ng kapalit niya? Nasaktan siya sa nakita pero siya din naman ang nagbigay ng permiso kay Vladimir na gawin iyon. For the pain, she deserved it. Maagang gumising si Aryan kinabukasan. Sa kabila ng pagkawala niya ng malay kahapon sa elevator, ay mabilis din naman siyang na-discharge sa ospital. Naging maayos din ang pakiramdam niya nang magawa niyang makapagpahinga at kumain. Nakauwi at nakapagpahinga din siya ng mas maayos sa unit ni Vladimir pagkatapos. Napagpasyahan ni Aryan na ipagluto si Vladimir ng almusal. Maayos na ang pakiramdam niya kaya naging madali lang naman iyon sa kanya. Saktong paggising ni Vladimir, tapos na ang preparasyon niya sa almusal. Inaasahan niya na matutuwa ito sa ginawa niya pero nakita agad niya ang galit sa mukha nito nang makita siya. Good morning! Bati pa rin niya sa masamang templada na mukha nito. Hindi mo dapat ginawa ito, Aryan. Kagagaling mo lang na ospital kahapon. Napakagatlabi siya. Pero maayos na naman ako ngayon. Still, hindi ko nagustuhan na ginawa mo ito. Nilapitan siya ni Vladimir. Sinalat-salat nito ang leeg niya sa kahinawakan ang kanyang pisngi. Bumalik ka na sa kama. Umiling si Aryan. Gusto kong pagsilbihan. You can serve me when I know you are really alright. Maayos na ako. Nakarecover na ako sa nangyari kahapon. Pero tama ka nga. Siguro hindi pa ako maayos. Hindi nga ako magiging lubos na maayos kung ganyan ka na sinisiguan mo ko. Vladimir was caught off guard. Bahagya din na namutla. Bumuntong hininga ito. I'm sorry. Ngumiti si Aryan. It's okay. Just don't be grumpy now, okay? Kumain ka na. Gusto ko makitang kinakain mo ang niluto ko. Gusto ko na pagsilbihan ka. Nagrabyado na kita kahapon. Wala iyon. Ginusto ko iyon, okay? Huwag kang mag-guilty. Bumuntong hininga si Vladimir. I'm sorry. I'm really sorry for all the lies I weaved. Tama ka. Nakalive naman talaga ako sa opisina. Hindi ganoon kaimportante ang mga nakukuha kong tawag. I just wanted to be away from you. Hindi ko gusto na pagigantihan ka pero ginawa ko dahil gusto ko rin na maranasan mo ang sakit na ginawa mo sa akin noon. It's a foolish thing to do, right? But I feel like I can't think straight and right whenever you are around. Masyado mong ginugulo ang mga damdamin ko, Aryan. Nahirapan akong i-handle iyon na pakiramdam ko. Puro kapalpakan ang mga nagiging desisyon ko. Sa halip na ayusin ang mga problema, mas pinili ko na iwasan iyon. And yesterday, I paid all the prices. I got really worried about you. Hinawakan niya ang pisngi nito. Kaya ka naging grumpy ngayon. Naiintindihan ko. Pakiramdam ko yung sama ko. Dapat akong bumabawi sa iyo pagkatapos ikaw pa itong... Bumuntong hininga sa Vladimir. Okay lang yun. Huwag mo nang alalahanin iyon. I'm fine. I'll be more than fine, too, if you'll just appreciate what I do for you. Hayaan mo akong bumawi sa iyo. Tinignan ni Vladimir ang mga pagkain inihanda. Okay, let's eat. Kumain nga sila ng almusal. Nag-iba na ang templada ni Vladimir habang kumakain. Ngumingiti na ito at mukhang nagustuhan din ito ang niluto niya rito. Umasa si Aryan na iyon na ang magiging bagong simula sa pagitan nilang dalawa na mag-asawa. Pero pagkatapos kumain ay nagpaalam si Vladimir na maliligo. Ang akala niya ay parte lang iyon ng daily routine ng asawa pero nagulat siya na pagkalabas nito ng kwarto ay nakasuot ito ng long sleeve na polo. Hawak-hawak din ito sa isang kamay angkot na pampatong doon. Lumabi siya. Inamin mo na sa akin na nakalib ka sa opisina. Apologetic na ngumiti ito. But things happen. That is hard to handle. Nagkaroon ng isang emergency sa isa sa mga manufacturing company
namin sa Batangas. Dahil ako lang maaaring makapunta sa amin tatlo, nina Philip at Adam, na hands-on sa SAC. I need to go. This is very important, Aryan. But, naputol ang pagsasalita ni Aryan nang lapitan siya ni Vladimir. Hinalikan din siya nito sa kanyang noon na madalas na ginagawa nito sa kanya. Namiss niya ng gusto iyon na pakiramdam niya ay may gumapang na mainit na bagay sa katawan niya sa ginawa nito. I'll make it up to you after this. Promise? Naninigurado na wika ni Aryan. Pero hindi pa man sumasagot si Vladimir ay nag-hold on na siya doon. Ngumiti si Vladimir. Promise. How? I'll take you out later. Nasabik sa Aryan. Where? How does Paris sounds for you? Ang buong akala ni Aryan ay makakatulong sa kanilang dalawa ni Vladimir ang pagpunta sa Paris. Matinding nasabik pa naman siya nang sabihin nito na doon siya nito dadalhin. Masaya na siya kung gumala lang sila sa mall, park o manood ng sine ng araw na sinabi sa kanya ni Vladimir na ilalabas siya nito. Ni sa hinagap ay ni hindi niya naisip na dadalhin siya nito sa Paris. Inisip ni Aryan na bumabawi lang talaga sa kanya si Vladimir dahil napagpasyahan nitong hindi ituloy ang kanilang honeymoon sa naturang lugar. Ngayon ay itutuloy na nito iyon. Umaasa siya na ganoon ang sitwasyon pero nasayang lang ang lahat ng kasabikan niya. Hindi ang na-delay nilang honeymoon ang ipinunta nila sa Paris, kung hindi ang kasal ng kaibigan ni Vladimir na si Adam. Masaya naman si Aryan sa nangyari. Minsan na niyang nakilala ang mga naging kaibigan ni Vladimir nang pumunta ang mga ito sa Korea. Naipakilala siya ni Vladimir sa mga ito pero sandali lang iyon. Ngunit kahit sandali lang iyon ay tila kilalang kilala na rin niya ang mga ito dahil palaging bukang bibig ni Vladimir ang mga kaibigan. They were the best of friends. Nagustuhan niya na nakabonding niya ang mga kaibigan ni Vladimir. Mabait ang mga ito sa kanya. Nakilala din niya ang kanya-kanyang partners na mga ito na nakasundo din naman niya. Masasabi niyang nagkaroon siya ng good time kasama ang mga ito at pati na rin ang panunood ng kasal ng kaibigan nitong si Adam. It was a very beautiful wedding. Pero hindi maiwasan na mainis ni Aryan na hindi naman pala talaga honeymoon ang ipinunta nila roon kung hindi ang umattend lang ng kasal. We're leaving later. Gustong magreklamo ni Aryan dahil na rin sa inis sa kanyang nagkamaling akala. Pero mas ginusto na lang niyang manahimik. Umasa na naman siya, kaya ayun, nasaktan siya. Hindi ang paglilibot sa Paris ang ipinunta nila sa lugar. Nag-empake pa naman siya ng maraming damit dahil inakala niya na magtatagal siya roon. Pero hindi naman pala. Nasasaktan siya pero minabuti na lang niya na huwag nang magsalita dahil ayaw na rin naman niyang makipagtalo kay Vladimir. Nawawala na siya ng pag-asa sa relasyon nila ni Vladimir. Alam niyang mali dahil kukunti pa lang naman ang ginagawa niyang efforts dito pero dahil kahit sinasabi naman nito sa kanya na maayos ang lahat pero hindi naman ito pinaninindigan iyon. Nahihirapan na siya, nasasaktan na siya. Pero may ilang oras pa naman tayo para manatili dito sa Paris. Gusto mo ba munang gumala tayo? Sandaling nagdalawang isip si Aryan. Yun ang gusto niya, diba? Ang libutin ng City of Lovers kasama si Vladimir. Pero ayaw na din naman niyang umasa na magiging kagaya ng mga lovers doon ay magiging sweet din ito sa kanya. Parang timpla kasi ng tubig ang ugali nito. Minsan ay hot at madalas ay cold. Nahihirapan siyang pakisamahan ito. Hindi kaya mabitin tayo? Yun na nga din ang naiisip ko. Isama pa na may kailangan din akong gawin sa computer ngayon tungkol sa nangyaring emergency sa manufacturing company sa Batangas. Tumango siya. Magpapahinga na lang siguro ako. Sinubukang takasan ni Aryan ang realidad sa pamamagitan ng pagtulog. Nang lumipad din sila paalis ng Paris ay ganoon ang ginawa niya. Komportable naman siya sa eroplano dahil sarili iyon ni Vladimir. Mabilis lang siyang nakatulog. Si Vladimir naman ay abala pa rin sa laptop nito dahil na rin sa trabaho. Nagising si Aryana, naramdaman niya si Vladimir sa kanyang tabi. Nakahilig siya sa matipunong dibdib nito at nakapalibot naman sa kanya ang mga kamay ni Vladimir. He was cuddling her. Itinaas ni Aryana ang mukha rito. Nakita niya kagaya niya ay tulog din ito. Lalong nagulo ang isip ni Aryana.
Nagpaparamdam na naman sa kanya si Vladimir pero kani-kanina lang ay binabaliwala siya nito. Na-appreciate naman niya ang pagdala nito sa kanya sa Paris para dumalo ng pinaka-importanteng araw ng kaibigan nito. Nagustuhan din niya na naipakilala na siya nito bilang asawa nito sa mga kaibigan nito. Ipinagmamalaki siya nito pero ramdam niya na may kulang pa rin. Umaasa kasi siya na sa Paris ay aayusin nila ang lahat. Hindi lang siya ipaparada nito sa mga kaibigan nito. Mas malalim pa doon ang inaasahan niya. Matagal-tagal din na nakatitig si Aryan sa mukha ni Vladimir nang maramdaman nito ang ginagawa niya. Nagising ito. Ngumiti ito sa kanya pero dahil sa nararamdaman niya, hindi niya magawang ibalik din ang ngiting iyon. Kumunot ang noon ni Vladimir nang lumayo siya dito. May problema ba? Hindi nagsalita si Aryan. Wala din namang kwenta kung magre-reklamo siya, di ba? Ilang beses na rin naman na ginawa niya pero sinusubukan lang makinig ni Vladimir. Hindi nito pinaninindigan ang mga pagpayag nito sa mga sinasabi niyang problema. Look at me, Ara. Napapikit si Aryan. Ngayon naman ay tinawag siya nito sa palayaw nito sa kanya. May mainit na kamay na humaplo sa puso niya nang dahil doon. Pero at the same time, may masakit din. Paasahin na naman ba siya ni Vladimir? Hinawakan ni Vladimir ang kamay niya. Nagtatampo ka ba dahil hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mamasyal sa Paris? Maaari pa rin naman tayo bumalik anytime kung gusto mo. Huwag mo nang alalahanin yun. Pero nararamdaman ko na may problema ka tungkol doon. Hindi naman ang Paris ang pinapangarap kong puntahan kaya ayos lang talaga kung hindi tayo makalibot doon. Totoo iyon. Maganda ang Paris at noong magkarelasyon sila ni Vladimir noon ay ilang beses din siyang niyaya nito doon. Pero dahil hindi siya pinapayagan ng mga magulang niya na mag-out of town kahit na ba si Vladimir naman ang kasama niya, hindi niya napagbibigyan ito doon. Isama pa na kahit payagan siya, hindi rin niya gusto na mapuntahan ang Paris. Hindi siya naaakit sa mga European countries at hindi din siya mahilig maglakbay. Alam ko na hindi iyon ang pangarap mo. Kaya sinadya ko na hindi tayo magtagal doon. Kumunot ang noon niya. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti si Vladimir. Later, this is supposed to be a surprise. Tumalo ng puso ni Aryan. May ibang plano si Vladimir? Ibig sabihin ay hindi talaga nito binaliwala ang mga sinabi nito sa kanya? Babawi din nito sa kanya? Totoo na ngayon ang paghingi nito ng mga sorry? Normal na babae rin naman si Aryan kaya gusto din niya na masurpresa. Nasasabik man ay hindi niya kinulot sa Vladimir tungkol doon. Napaniwala nga siya ni Vladimir na may iba itong plano nang mag-land ang eroplano nito sa Phuket International Airport sa Thailand. Oh my God! Nahulaan na agad ni Aryan kung bakit siya dinala ng asawa doon. Phuket Butterfly Garden and Insect World. Napakamot ng ulo si Vladimir dahilan para lalong magkaroon ng tamang hula sa Aryan. Alam ni Vladimir ang matagal na niyang pagnanais na pumunta doon dahil sa pang world class na Butterfly Garden ang lugar. Dahil mahilig siya sa paru-paru, isang dream come true para sa kanya ang lugar na iyon. Pero dahil hindi naman hilig ng mga magulang niya ang ganoon, hindi siya napagbigyan. Tanging sa mga Butterfly Gardens lang siya sa Korea nakarating. Tila bata si Aryan nang libutan nila ni Vladimir ang naturang lugar. Aliw na aliw siya. Marami din naman na butterfly noong kasal nila ni Vladimir dahil isa iyong Butterfly Garden wedding. Pero kakaiba ang isang ito. Napakadaming butterfly na napag-alaman niya na mayroon doong 6,000 butterflies kada buwan at 40 iba't ibang species. Namangha si Aryan sa ganda. It was a breathtaking sight. Naramdaman din naman niya na naaliw din si Vladimir kaya masaya siya. Thank you for taking me here. Wika niya nang matapos ang araw na paglilibot nila doon. Ayon kay Vladimir ay mananatili sila sa Phuket sa loob ng 3 araw. Nag-preserve din ito ng isa sa mga beach hotels na malapit din lang naman sa Butterfly Garden para doon sila manatili. Kung ito na ang honeymoon na inaantay niyang mangyari sa kanila ni Vladimir, kinakabahan man ay nasasabik din si Aryan. Sana nga lang, hindi kagaya ng karamihan sa mga ginawa sa kanya ni Vladimir, ay hindi na niya masasabing isang false alarm lang ang lahat. Gusto na rin naman niyang magkaroon ng happy ending sa kwento nilang
dalawa ng asawa. Gustong sasihin ni Arya ng panahon kaya masasabi niyang nagkaroon na naman ng false alarm sa progress ng relasyon nila ni Aryan. Masama ang panahon pagdating nila sa beach resort, nang dahil doon ay nanatili lamang sila ni Vladimir sa loob ng kanilang kwarto kaysa aliwin ang mga sarili sa labas ng isa sa mga ipinagmamalaking atraksyon sa buong Thailand. Pero alam ni Aryan na hindi lang talaga ang panahon ang kanyang pwedeng sisihin. Si Vladimir din mismo. Marami naman silang pwedeng gawin sa loob ng kwarto. Magkasama din sila. Pero kagaya ng nakaraan, mas inuuna pa rin ang kanyang asawa ang trabaho. Ano pa bang kailangan gawin ni Aryan? Kanina pa niya sinusubukan na kuhanin ang atensyon ni Vladimir. Tinitimplahan niya ito ng kape para mas lalong mapabilis at productive ang kung anuman na ginagawa nito. Ilang beses din niyang inalok, nabibigyan niya ito ng massage kung sakaling napapagod na ito, pero tinatanggihan naman niya iyon. Gusto niyang intindihin si Vladimir na maaaring ang abala ito. Pero hindi na rin niya maiwasang mainis dahil naiinip na siya sa kaaantay na hindi lang false alarm ang pagpunta nila sa Thailand. Dahil sa kanya ay matagal nang napuspon ang kasal nila. At ngayon pati ba naman honeymoon nila ay hahayaan niyang mapuspon din ng matagal? Alam niya na marami pang habang buhay ang magiging oras niya kasama si Vladimir, pero hindi niya maiwasan na mainip. Paano kung susunod ay mas malala pa ang maging rejection sa kanya ni Vladimir? Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Dahil doon ay napagdesisyonan na ni Arya na gumawa ng aksyon. Babaguhin na talaga niya ang kanyang sarili. Dahil hindi naman niya masasabi ang sarili na isang sexy na babae at hindi din niya makakategorize ang sarili bilang ganoon. Iisa lang ang pagmamay-ari niyang negligee. Hindi niyang pa nga na isusuot iyon at kaya meron siya ay dahil regalo lang iyon na isang katrabaho niya noon nang malamang engaged na sila ni Jaejin. Dinala lang niya iyon upang isa sa mga reserbang damit. Isinuot niya iyon ngayong gabi. Tingnan na lang natin kung magagawa mo pa rin akong ineglect pagkatapos ng lahat ng ito, Vladimir. Tama naman ang iniisip ni Aryan na mapapansin na siya ng asawa. Pagkatapos isuot iyon at makita nito nang pumasok ito sa kwarto, hawak-hawak na rin ito ang laptop na ngayon ay nakasara na palatandaan na tapos na ang anuman na ginagawa nito. Pero kagaya ng madalas na pagpapansin nito sa kanya, galit ang nakita niya sa mukha nito. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Aryan? Sinubukan niya na huwag magpa-apekto sa tono na ginamit ni Vladimir. Humarap pa siya rito at lumapit. Hindi mo ba gusto nakikita mo, Yobo? Sinadya pa niya na palamyusin ang boses at gumamit ng sikat na love endearment sa Korea. Ipinulupot ni Aryan ang kanyang kamay sa leeg nito. Nag-iwas ng tingin si Vladimir pero nararamdaman niya na tila kinakabahan ito dahil bahagyang nanginig ang lalaki. Ibig sabihin lang noon ay naapektuhan nito sa kanya. Kinakabahan man ay tila nagdiriwang din ang puso ni Aryan. This is not you. Don't you like the other side of me? Hindi mo ba gusto na lumalabas na ako sa shell ko? Naalala niya noon na ini-encourage siya ni Vladimir na magsalita na kahit papaano ay gumawa ng kalokohan dahil mahinhin nga siya at madalas na ilag sa mga tao. Don't you want me? Doon tumingin muli sa kanya si Vladimir. Diretso sa mga mata ang tingin nito. Hindi mo na kailangang itanong. You know, I want you. Kung sa ibang pagkakataon,
Mamumula lang siguro si Aryan, pero hindi sa pagkakataong iyon. She wanted to be blatant because she wanted Vladimir to then prove it. Naging isang malaking gulat para kay Aryan ang sumunod na ginawa ni Vladimir. Oo, hinamon niya ito pero dahil kilala niya si Vladimir bilang isang gentleman na lalaki, hindi niya akalaing papatulan rin ito ang sinabi niya. Hinalikan siya ni Vladimir ng mariin. Tila may nagwalang kabayo sa dibdib ni Aryan sa klase ng halik na ibinigay sa kanya ni Vladimir. He seems so aggressive. Ito ang unang beses na hinalikan siya nito ng ganoon at masasabi niyang nagustuhan niya iyon. Gusto rin naman niya ang mga halik na iginawad sa kanya ni Vladimir pero dahil kakaiba iyon ay tila naging kakaiba rin ang nararamdaman ni Aryan. Habang hinahalikan ay ibinalot ni Vladimir ang mga kamay nito sa bewang niya para lalo pa siyang palapitin dito. Ikinawit naman ni Aryan ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Naging mariin ang halik at ni hindi na niya mabilang kung ilang ungol ang pinakawalan nilang dalawa ni Vladimir habang ginagawa iyon sa isa't isa. Makatapos ang ilang sandali, naging malikot ang mga kamay nila ni Vladimir. Ganoon din ang labi nito. Bumaba ang ulo ni Vladimir patungo sa kanyang mga leeg. Doon, mas lalong dumami at lumakas sa mga ungol ni Aryan. God, Vladimir, I want you. Hindi mapigilan na mapabulalas ni Aryan. Tumigil sa ginagawa si Vladimir. Nakangising tumingin ito sa kanya. Then, prove it to me. Bagyang lumayo ito sa kanya. Namula si Aryan. Bahagya rin na naguluhan. What do you mean? I kissed you because I proved to you that I want you. Ngayon, ikaw ang gusto kong bumawi sa akin. Kaya ko ba talagang panagutan ito? Napalunok si Aryan. Gusto niya si Vladimir. Gusto rin niya ang ginagawa nila at kung hindi nila may pagpapatuloy iyon, ay hindi niya yata kakayanin. Pero kaya nga ba niya na maging passionate kagaya nito? Kaya niya bang magsimula ng ganoong klase ng halik? Yumuko si Aryan pero nang mapagtanto na kung hahayaan niyang sukubin siya ng mahina at mahinihina sarili niya, magiging gulo na naman ang dating noon. Itinaas niya ang mukha at sinalubong ang nagbabaga pa rin na mata ni Vladimir. Hinawakan niya mga braso nito at itinulak ito sa kama na nasa tabihan lang nila at pagkatapos ay pumatong rito. It would be her first time. Hindi siya sanay sa ganoon. Namula si Aryan na magsimula si Vladimir na magtanggal ng damit at nang matapos ito ay ito naman ang dumagan sa kanya. And when he entered her, alam niyang tiyak na magmamarka ang mga kuko niya sa balikat ni Vladimir. What the? Napamura si Vladimir dahil na rin siguro sa naramdaman nito na naramdaman din niya. Bahagya pa siyang inilayo nito. It couldn't be. Si JJ, I never gave myself to him, Vladimir. Pero bakit? It wasn't right to do so. Alam ni Aryan na may ibang dahilan pa kung bakit ganoon pero tama bang ito ang oras kung kailan niya aaminin dito ang lahat? Isa pa, paniniwalaan ba siya nito kung gayong siya ay naguguluhan din sa nararamdaman niya? Ni hindi niya rin maipaliwanag kung bakit nga ba? Pinaniniwala niya ang sarili niya na mahal niya si Jaejin. Nag-gave up siya ng malaking bagay sa sarili at pamilya niya para lang patunayan iyon. Pero sa huli, ramdam niya na hindi naging worth it iyon. Hindi lang dahil sa iniwan lang siya ni Jaejin sa huli. Iyon ay dahil sa buong relasyon nila ni Jaejin, hindi niya magawang lubusan na sumaya. Kung yun ba ay dahil sa alam niyang sinaktan niya si Vladimir habang kasakasama niya ito, o dahil lang sa nagkamali naman talaga siya sa desisyon, ay hindi niya maintindihan. Noon ay tila may kulang sa relasyon nila ni Vladimir pero masaya naman siya. Alam niyang ganoon din ang relasyon nila ni Jaejin noon. May mali, pero hindi niya tuluyan na maging masaya. Kagaya ng nararamdaman niya ngayon kay Vladimir sa kabila ng pagmamatigas nito sa kanya. Kung ano man ang ibig sabihin noon, nararamdaman naman niya na isa iyong bagay na maganda. Kaya hindi na lang niya hinahayaan na magulo pa ang kanyang isip tungkol doon. Kahit nakaisang oras natulog na si Vladimir, eh hindi pa rin niya magawang kumalma. He was pacing the floors for hours now. Sinubukan na din niyang manigarilyo kahit hindi niya nakahiligan iyon.
upang pakalmahin ang sarili niya. Pero walang epekto ang lahat. He was still having a hangover over the lady on the bed. A woman now. Sutsot ng isang bahagi ng utak niya. Ilang taon din ang itinagal ng relasyon ni na Jaejin at Aryan. Tila napaka-imposible, lalo na sa isang lalaking may reputasyon na kagaya ni Jaejin na hindi nito nagawang maakit ang asawa sa kama nito. Siya ang nakauna kay Aryan at alam niya na dapat ay ipagpasalamat niya iyon, pero napakarami pa rin na tanong sa isip niya. Umamin naman si Aryan kung bakit. May punto rin naman ito, pero nahihirapan pa rin siyang paniwalaan iyon. O dahil lang ba sa overwhelm siya, kaya ganoon ang nararamdaman niya? Tiningnan niya si Aryan at ang kama. Bakas pa ang dugo doon na nagpapatunay na berhen nga ito nang makuha niya. Bagya siyang na-guilty. Naging agresibo siya dahil ang akala naman niya ay hindi na ito ang babaeng inaasahan niya na makakasama niya noon sa kama. Dapat ay napansin na niya ang mga pamumula nito habang nasa foreplay pa lamang sila. Nakatulog si Aryan pagkatapos nilang gawin iyon. Makikita niya ang satisfaction sa mukha nito. Nakangiti pa ito. Na nagpapawala naman ng guilt na nararamdaman niya. Kahit nasaktan niya ito, ang kaalaman na masaya at nakontento naman ito ay ayos na rin para sa kanya. Ginusto din ito ang nangyari. Ginusto din naman niya iyon, pero hindi niya maiwasan na magulo. Sinaktan mo ko. Tinitigan niya si Aryan habang sinasabi iyon. Masaya siya na makasama si Aryan. Gusto din niya na kasama ito. Tila hindi maipaliwanag ang kasiyahan niya kapag nasa tabi niya ito at nakikita niya itong masaya. Nang makita niya kung gaano niya napapasaya ng gusto si Aryan, nang dalhin niya ito sa Butterfly Garden ay masaya din siya. Kay Aryan niya nararamdaman lamang iyon at alam niya kung bakit. Mahal pa rin niya ito. Doon nagugulo ang isip ni Vladimir. Tama ba na mahalin niya si Aryan gayong sinaktan siya nito? Kahit na pinipili nitong bumawi sa kanya ngayon, hindi niya maiwasan pa rin na magduda. Hindi naman kasi nito sinasabi na mahal siya nito. Ipinaparamdam lang nito na pinahalagahan siya nito. Mas naging mas maayos ang pagtrato nito sa kanya ngayon kaysa noon, pero hindi niya pa rin masisigurado kung mahal pa rin siya nito. Naging mahirap ang buhay sa kanya nang hiwalayan siya ni Aryan. Naging mahirap ang bumangon. Sinubukan niyang alisin ang ilan sa mga sakit sa pamamagitan ng pagsama sa mga babae, ang pagpatol sa mga nagkakagusto sa kanya noon. Tila naging lunas din naman iyon para mawala ang mga sakit. Naging masaya siya sa mga ipinaramdam ng mga ito sa kanya. Nagkaroon din siya ng mga girlfriends pagkatapos ng relasyon nila, pero kahit masasabi niyang naging masaya siya, iba pa rin ang saya na dala ni Aryan sa kanya. Sa kabila ng sakit na ipinadama nito sa kanya, hindi niya pa rin maiwasan na magalit ng husto rito. Hindi niya pa rin maiwasan na mahalin ito. "And I'm being sorry for that, Vladimir." Nagulat si Vladimir na magsalita at magmulat ng mga mata sa Aryan. Gising na ito. Lumayo siya rito. Hindi niya inaasahan na magigising ito at lalong hindi siya mapakali. Nagpunta siya sa terrace ng villa na tinutuluyan nila. Nagsisimula ng lumabas ang araw. Naramdaman ni Vladimir na bumangon si Aryan sa kama at sinundan siya. Nakumpirma niya iyon nang magsalita ito sa kanyang likuran. "Even the most beautiful days eventually have their own sunsets. Ganoon ang nangyari sa atin, Vladimir. But a sunset also brings promise of a new dawn, right?" Naging napakatagal nga lang pagkatapos mabigyan ng sunrise ng panibagong simula. Kagaya ng nangyayari ngayon. Kagabi ay masama ang panahon, pero makikita mo na ngayon ay wala na iyon. Na tila magiging maganda ang araw dahil wala na ang ulap na nakapaligid sa paglabas pa lamang ng araw. Sana ay ganoon din tayo. Pagkatapos ng masamang pinagdaanan ay magkakaroon pa rin ng pag-asa na magkakaroon ng panibagong simula. Hindi nagsalita si Vladimir. May punto si Aryan. He had to let go of the past in order to have a new beginning. Minsan na din niyang sinabi ang ganoon kay Philip. Pero tama nga sila. Madali lang magsalita. Mahirap gumawa. Sinubukan man niya ay naging mahirap panindigan. Sa tuwi na, kahit na guilty na siya sa ginagawang pagbawi sa dating nobya, ay masasabi niyang nagulang pa rin siya sa pagbawi.
Hindi naman sinasadya ang iba dahil kailangan naman talaga iyon sa trabaho at importante iyon. You are my husband now, Yobu. And no matter how hard you push me away, I'll always come back to you. Hindi ko nahayaan na masira pa ang relasyon natin. So please, accept me. O kung hindi man, learn to trust me. Trust me na hindi ko na muling gagawin sa iyo ang lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Niyakap siya ni Aryan sa likod. Napapikit si Vladimir pero hindi niya tinanggihan ang yakap nito. Gusto niya iyon. Gusto niya si Aryan. Ano pa bang pumipigil sa kanya gayong humingi na ito ng tawad at bumabawi na sa kanya? Wala na. Dapat. Good. Napatigil muna si Aryan sa pagbati nang tiningnan ang relo. Nang makitang lagpas alas 12 na ay itinuloy niya ang pagsasalita. Afternoon. Ara, what are you doing here? Nakakunot man ang noo ay nakita niyang napangiti rin si Vladimir na makita siya. Mula sa pagkakaupo sa swivel chair ng opisina nito ay tumayo din ito at sinalubong siya. Dahil na-miss, hindi na natapos ni Arya nang sasabihin na bigla-bigla na lang siyang halikan ng asawa. Muntok pa niyang mabitawan ang balutan na dala-dala dahil nanginig yata ang tuhod niya sa intense ng halik na iginawad nito sa kanya. I missed you and your sweet lips too. Ngingiti-ngiti naman na sabi ng asawa pagkatapos ng halik. Namula sa Aryan, hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Vladimir. But unexpected things are always the best, right? Ganoon ang naramdaman niya sa iginawad sa kanya ni Vladimir. Lunchtime na, dinalhan kita ng pagkain mo. Itinaas niya ang dalang balutan. Lalong nagliwanag ang mukha ni Vladimir sa ginawa niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. So sweet of you. Pero naunahan mo lang ako. Papaalis na din sana ako ng office para umuwi sa penthouse para makapag-lunch date tayo. Tumas ang isang kilay niya. At bakit mo naman gagawin niyon? Ayaw mo na ba na dinadalaw kita sa opisina mo? Halos araw-araw para lang ipaalala sa iyo na kailangan mo na na mag-lunch? Tumawa si Vladimir. Gusto, syempre. That just proves that I have a very loving wife. Pero palaging ikaw na lang ang bumabawi sa akin. Gusto ko na ako naman sana. Isa pa, I'm off this afternoon. Gusto ko sanang may puntahan tayo after lunch. At ano naman yun? Isang linggo na ang nakalipas simula nang makauwi sila ni Vladimir galing Thailand. At hindi kagaya ng dati, hindi na naging false alarm ay pinapakita sa kanya ni Vladimir. Nagtuloy-tuloy na ang pagiging hot nito at hindi na nagpapakita ng kalamigan sa kanya. Hindi na rin ito inuungkatan tungkol sa nakaraan na naramdaman niyang siyang pumipigil dito sa pagbawi sa kanya. The 2 weeks have been a very blissful week. Araw-araw din ay pinagdarasal ni Arya na sana ay magpatuloy na iyon. Masyado na kasi siyang nasasanay na bumabalik na ang dating Vladimir na kilala niya. It's a surprise again. Gumisi ito at niyaya na siyang kumain ng lunch. Hindi na rin niya inungkat sa Vladimir tungkol sa surpresa nito dahil gusto niyang panatilihin ang excitement. Pagkatapos kumain ng lunch ay sumakay sila sa kotse ni Vladimir. He had his own BMW convertible at kahit may sariling driver ay mas pinili ng asawa na mag-drive. Tila nag-road trip silang dalawa ni Vladimir papuntang Tagaytay. Lalo na nang binuksan nito ang bubong noon. Maaliwalas ang panahon kaya lalong naging mas maganda ang pagpunta nila doon. Ginulo ng malakas na hangin ang buhok niya pero okay lang dahil nag-enjoy siya. Itinigil ni Vladimir ang sasakyan sa lugar na animoy isang hardin. Nasabik si Aryan, lalo na nang makitang hindi lang iyon basta hardin dahil nakakita siya ng maraming paru-paru. It's a butterfly garden. Mukhang napaka-pribado rin ang lugar dahil tanging ang sasakyan lang na gamit-gamit ni Vladimir ang nakikita niya sa lugar. Magkahawak kamay na nilibot nila ang hardin at wala pa rin silang nakakasalubong na tao. Solo nila ang lugar. Mas nasiyahan si Aryan sa kaalaman na iyon dahil walang istorbo sa date nila ni Vladimir. Hindi naman iyon ang unang beses na nag-date sila ni Vladimir. Simula na magkaayos muli sila. Halos araw-araw nga ay lumalabas sila. Mapa-lunch date o ang pinakamadalas ay dinner date. Madalas siya nitong dinadala sa mga sikat na fine dining restaurant sa Maynila. Nagpapaparty din ito para formal siyang ipakilala sa kumpanya na pagmamay-ari ng mga ito bilang asawa nito.
Magtatagal si Vladimir sa sinilangang bansa dahil na rin maraming issue doon ang inaasikaso nito. Hindi pa rin kasi naayos ang nangyari sa manufacturing company sa Batangas at nadagdagan pa iyon ng bagong problema sa isang factory naman na mga ito sa Rizal. Stable naman daw kasi ang nasa New York at sa Korea na siyang madalas din na pinupuntahan ng asawa. Wala namang kaso sa kanya iyon dahil nagugustuhan na rin naman niya ang buhay niya sa Pilipinas. Kahit na ba hindi iyon ang bansa kung saan siya lumaki. Isama pa, naparte rin ang buhay niya ang Pilipinas dahil na rin iyon naman ang kinalakhan ng kanyang ina. Malayo-layo din ang nalalakad nila ni Vladimir sa Butterfly Garden nang mapansin nila na ang hardin pala na iyon ay may bahay sa dulo. Napatingin siya kay Vladimir nang ngingiti-ngiti nang mapansin niya ito. Napansin ko na mukhang hindi public place ang lugar na ito. It looks so private. So, care to tell me what is the meaning of this? Niyakap siya ni Vladimir. It's not really private for us. Dahil atin na lugar na ito, Ara. Bahaging nalaki ang mga mata ni Aryan. And the house? Kasama din sa package, syempre. Matagal ko nang gusto na magkaroon ng bahay sa Tagaytay. May ilang properties naman ako sa nearby provinces. Yet, mas gusto ko dito. Ilang beses na ako nakarating dito at gustong gusto ko ang ambience. It was very relaxing and calming. Isama pa na perpektong lugar din ito sa Butterfly Garden na alam kong gustong gusto mo. Pagmamay-ari ito ng isang mag-asawa na mahilig sa butterfly. Pero dahil malapit nang mag-migrate ang mag-asawa sa Canada, ibinenta na lang nila ito. Luckily, I got the deal. Hindi na mahalaga sa kanya kung hindi man mismo si Vladimir ang nagpagawa ng bahay at binili lang iyon ito sa iba. What matter is not making efforts. And it's a big one. Ikinataba ng puso ni Aryan iyon. Why are you doing this, Vladimir? Gusto ko makitang masaya ka. Dahil kapag masaya ka, masige din ako. I know, having your own butterfly garden will make you happy. Tama-tama ang lugar na ito. Ano pa? Gustong itanong ni Aryan. Marami pa siyang gusto na marinig kay Vladimir. Marami pa siyang inaasahan dito. Nararamdaman niyang bumabalik na ito sa dating Vladimir na kilala niya dahil sa mga ginagawa nito. Pero kahit ganoon, he still never said the words. Pinahalagahan siya ni Vladimir. Kung ituring siya nito ay siya ang pinaka-importanteng babae sa buhay nito. Ilang beses na rin naman itong sinabi iyon sa kanya pero hindi ang salitang mahal siya nito. But action speak louder than words, right? Yun na lang ang palagi iniisip ni Aryan. Nararamdaman naman niya na mahal siya nito. Kahit hindi nito sinasabi ang mga kataga. Dapat ay makontento na siya doon. Nakuha na niya ang higit sa nararapat para sa kanya. Napakaswerte ko talaga na makilala ka, Vladimir. You are right. I'm so happy. Hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya. Pagkatapos ay niyaya siya nitong pumasok sa loob. Kagaya ng binili nitong bahay nila sa Korea ay maganda din ang loob noon at may kalakihan din. Matatanaw din ang Taal Lake at Taal Volcano sa terrace ng bahay. It was really wonderful house. Mas masasabi ni Arya na gugustuhin niya na tumira roon kaysa sa bahay nila sa Korea. Like it? I love it. Do you want to live here? Alam ko, marami magsasabi na mas maganda kung gagawin itong rest house pero gusto kong tumira ka rito. Gusto kong tumira rito. Kahit na ilang oras din ang layo mula sa Makati, it's okay. Kaya ko namang, I like it here. I love it. Isa pa, alam ko na gusto mo rito. Gusto ko itang mapasaya, Vladimir. Kung nasaan ka man, dapat ay nandoon din ako. We are one now. And the only place I want to be is wherever you are. Totoo ang lahat ng sinabi niya kay Vladimir. Kontento na siya. Basta nasa tabi niya ito at ramdam niya na pinahalagahan siya nito. Kahit na baramdam niya na tila may kulang pa roon ay masaya na rin siya. Nagkaroon siya ng maraming pagkakamali noon kaya naiintindihan niya si Vladimir. Sana nga lamang ay tama ang desisyon niya na makontento na lamang. Matamang tiningnan siya ni Vladimir. Napansin niya na bukod sa saya ay mukhang may kakaiba pang ekspresyon na mababasa roon. Mukhang nagtatanong din iyon. Nagtataka. Hindi naman ito nagsasalita at matagal lamang sa ganoong posisyon. What? Hindi maiwasang mag-curious ni Aryan kung bakit ganoon. Niyakap siya nito. Well, I'm just happy.
you said those words, Ara. I'm so happy right now that you are with me. Yumakap din siya rito. Masaya din siya na nasa tabi niya si Vladimir ngayon. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Masaya sila sa piling ng isa't isa. 2 weeks later, simula nang dalhin ni Vladimir si Aryan sa binili nitong bahay sa Tagaytay, ay pinili na niyang doon permanenteng manirahan. Ganoon din naman si Vladimir. Madalas pa rin naman na lumuluwas si Vladimir para sa trabaho nito pero tuwing gabi ay umuwi din sa Tagaytay. Kagaya ng nakaraang mga linggo, naging maayos pa rin ang pagsasama nila ng asawa. Hindi na nito binalikan ang nakaraan. Hindi na nila iyon pinag-usapan. Nanatili siyang masaya sa isa't isa. Kahit na ba may kaunting pag-aalilangan pa rin si Aryan. Dahil hindi pa rin sinasabi ni Vladimir ang tatlong salita na madalas na sabihin nito sa kanya noon. Pero kagaya ng dati, hindi pa rin iyon gaanong pinahalagahan ni Aryan dahil na rin sa magagandang bagay na ipinapakita naman nito kapag magkasama sila. Kontento ang pakiramdam ni Aryan kahit na ba madalas ay naiiwan siya mag-isa sa bahay nila sa Tagaytay. May mga kasambahay naman doon pero syempre, iba pa rin ang may kasakasama. Pero kahit ganoon, masaya pa rin si Aryan. Ang isipin pagkatapos ng minsan ay nakakainip na araw ay darating si Vladimir ay nagiging kapanapanabik na para sa kanya. Alam ni Aryan na maaaring may mali dahil tila umiikot na ang buhay niya sa kanyang asawa. Hindi kasi kagaya ng dati, may trabaho siya kaya masasabi niya nagiging parte rin ng buhay niya. Bago sila ikasal ni Vladimir ay nagpasa na siya ng resignation letter sa trabaho na nag-take effect naman ng araw bago sila mismo sila ikasal. Kaya technically, wala na siyang trabaho. Gusto kasi talaga niyang bumawi kay Vladimir at ayaw niya ng kahit na ano panahad lang. Naging mabuti naman sa kanya ang desisyon dahil na rin sa mga kagustuhan ni Vladimir. Nasa Korea ang trabaho niya noon at mas mahihirapan siyang gambanan ang responsibilidad niya sa asawa kung ito ay gustong nasa Pilipinas. Wala na rin namang kaso sa kanya na gawin ang mga responsibilidad kay Vladimir bilang asawa kaysa ang palaguin pa ang kanyang career dahil masaya siya sa kanyang ginagawa. Isama pa na pakiramdam niya ay kontento na rin naman siya sa naabot niya sa usapin na iyon. Gusto na talaga niyang humakbang sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Kahit may mga kasambahay sila sa bahay, ay madalas na pinipili pa rin ni Arya na siya ang maghanda ng mga kailangan ni Vladimir, lalo na't araw-araw itong umaalis para pumasok sa opisina. Maaari naman itong magtrabaho sa bahay pero mas pinipili nito na pumasok sa opisina dahil ayon rito, kailangan daw madalas ang presensya nito doon. Isama pa na pabalik-balik din ito sa mga kumpanya sa Pilipinas na may mga mabibigat na pinagdadaanan ngayon. Kabi-kabila ang mga meetings dito. Pero ngayong umaga ay hindi mapigilan ni Arya na hindi mainis kay Vladimir dahil sa ginagawa nito sa buhay nito. Kailangan mo ba talagang lumuwas? Kakaunti pa lang ang tulog mo at inuubo ka pa. Huwag ka na lang kayang pumasok. Ginagawa naman ni Arya ng lahat para mapanatili na maayos ang asawa pero hindi pa rin mapigilan na magkasakit ito dahil na rin siguro sa pagod. Mahirap ang routine nito. Minsan ay ginigiit na rin naman niya na bumalik na lang sa penthouse pero si Vladimir ang may ayaw. Masaya siya sa Tagaytay pero ayaw naman niya na nahihirapan ito ng ganoon. Pero mapilit si Vladimir. Gusto nitong manatili siya sa malaking bahay dahil mas nararapat daw siya para roon. I can manage. Don't worry about me. Paninigurado naman ni Vladimir bago ito umalis. Ayoko na nagkakasakit ka, Vladimir. I know. Concerned ka sa akin kaya ka nagkakaganito. I understand. But I need to be at SAC, okay? You're so workaholic. Napalabi si Aryan. Mas masasabi ni Aryan na mas nagtatampo siya doon kaysa sa hindi pagsasabi ni Vladimir sa kanya ng mga magic words. Hinawakan ni Vladimir ang kanyang mukha. This is a need. Pare-parehong may mga pamilya na sina Philip at Adam. Kaming tatlo ang hands-on sa SAC. Madalas na wala ang presensya nila dahil sa binuong pamilya. Kung gagaya din ako sa kanila, papaano na ang kumpanya? What about me? Pamilya mo na rin naman na ako ah. I know, but you need to understand. May anak na ang dalawa at tayo, wala pa naman. Natigilan si Aryan.
Kailangan ba muna na magkaroon sila ng anak para isipin naman ito ang sarili nito? Isang buwan na rin na kasal sila ni Vladimir ngayon. Simula nang may mangyari sa kanila sa Thailand at maraming beses na nasundan din iyon. Hindi sila gumagamit ng kahit na anong protection kaya hindi imposible na sa lalong madaling panahon ay kagaya ng mga kaibigan nito ay magkaanak na din sila ni Vladimir. Wala namang kaso iyon sa kanya. Nananabik na din siya sa ideya na iyon dahil ramdam niya na magiging mas maganda ang pagsasama nila ni Vladimir kapag nagkaanak na sila. Hindi na rin naman sila bumabata. Pero sandali pa lang din ang itinagal ng kanilang kasal para umasa siya na darating din agad iyon. Isama pa na ilang linggo din akong nakalive dahil sa honeymoon natin. It's time to pay back. But anyway, I really need to go. Malilate na ako. I'll see you later. Wika nito sa kahinalikan siya. Napubuntong hininga na lamang si Aryan. Gusto niyang intindihin si Vladimir lalo na ngayon. Hindi kagaya noon, kahit abala ito ay may oras na ito sa kanya. Pero hindi niya gusto na pinipilit pa rin ang asawa na pumasok ng trabaho gayong ramdam niya na masama ang pakiramdam nito. Alam naman ni Aryan na may problema na pinagdaraanan ngayon ng ilan sa kumpanya sa Pilipinas na saklaw ng SAC. Pero maano ba naman ang isang araw na pahinga para sa asawa? Hindi niya maintindihan kung bakit pinipilit pa rin nito ang sarili nito. Gayong ito naman ang pinaka-boss. Kung hindi man ito marusolba ang problema, marami pang nasa ibaba nito na maaaring sumalo. Isama pa na kung magiging ikalulugi man ng isang kumpanya ang hindi nito pagpasok ng isang araw, hindi ito maghihirap. Napakaraming kumpanya ang under ng SAC. Pero paano kung may iba pang dahilan kung bakit mapilit si Vladimir na pumasok pa rin ang opisina sa kabila ng kalagayan nito? Ayaw magsuspetsa ni Aryan sa loyalty ng kanyang asawa. Ayaw niyang isipin na maaaring nagsisinungaling ito. Nagtitiwala siya kay Vladimir. Siguro nga ay talagang importante lang na magpunta ito sa opisina para asikasuhin ang kung ano man na gulo na iyon. After all, noon din naman ay madalas talagang inuuna nito ang trabaho. Alas 10 ng umaga ay tinawagan ni Aryan ang asawa. Hindi pa rin siya mapakali. Gusto niyang kumustahin ang lagay nito. Sinadya niyang break nito sa trabaho bago siya tumawag para alam niyang hindi niya gaano may istorbo ito. Ungol ni Vladimir ang bumungad nang sagutin nito ang kanyang tawag. Lalong nag-alala si Aryan sa asawa. Umuwi ka na please. I can still manage, Yobu. Don't worry. Pero ramdam niya na tila nangihina na ang boses nito. Vladimir, please don't do this. Please? Maiyak-iyak na sabi ni Aryan sa pakikiusap sa asawa. I'm sorry, Ara. And I need to go now. I'll see you later. Huwag ka na mag-alala. Yun lang at tinapos na dito ang tawag. Lalo lang, hindi napakalis si Aryan sa ginawang tawag at dahil doon ay nakagawa siya ng desisyon. Kung hindi pumayag si Vladimir sa pakiusap niya sa tawag, kailangang sa personal na niya ito puntahan. Hindi man rin iyon umayon kanina ay magbabaka sakali siya na sa pangalawang pagkakataon ay pumayag na ito. At kung hindi man niya ito mapapatigil sa pagtatrabaho nito, ay mas mapapanatag siya kung nasa malapit lang siya kung may mangyaring masama rito. Nagpahatid siya sa driver papunta sa opisina ng SAC sa Makati. 2 oras din ang naging biyahe ni Aryan na makarating siya sa opisina. Lunch break na nang dumating siya. Wala ang sekretaryo nito sa labas at wala din siyang nakasalubong sa opisina nito. Malamang ay naglunch na rin ang asawa niya at malamang ay wala ito sa loob ng opisina pero pinilit na magbaka sakali ni Aryan. Binuksan ni Aryan ang opisina ni Vladimir para lang magulantang sa kanyang nakita. May babae sa opisina nito. Singkit na ang mga mata ni Aryan pero lalo pa iyong naningkit dahil sa nasaksihan. May sariling couch si Vladimir sa opisina nito at nandoon ang kanyang asawa. Nakahiga ito at may isang babae na nakatungo rito. Kitang-kita niya na kahit ba nakatagilid ito sa kanya ang malanding ngiti sa labi nito. Ito ba ang dahilan kung bakit pinipilit pa rin ni Vladimir na magtungo sa opisina sa kabila ng lagay nito? Pinakatitigan niya ang babae. Pakiramdam ni Aryan ay nagbaga ang kanyang katawan ng mamukhaan ng babaeng iyon. Nakilala niya ang babae. Ito din ang babaeng nakita niya noon na kasama ni Vladimir nang puntahan niya ito noon para sana ay makipagbalikan rito.
History repeats itself ba ang peg nila ngayon? I can't live with this. Pero hindi ko rin hahayaang kagaya noon. Naduwag akong kumprontahin si Vladimir at hindi na lang ituloy ang plano dahil sa sakit na naramdaman ko. Lumapit si Ariana. Napansin niya na tila tulog si Vladimir sa couch at mukhang hindi naman aware sa ginagawa ng malanding babae. Pero hindi niya gaanong pinansin yun. Hindi niya gustong maging isang babae na mukhang nagger pero hindi niya mapigilan ang sarili. Galit na galit siya. Isama pa na asawa na niya ngayon si Vladimir. Malaki ang karapatan niya rito. Kinuha ni Arya ng buhok ng babae at kinaladkad palayo sa asawa niya. What the? Nagmura ang babae dahil sa ginawa niya. Nagbabaga ang tingin na ibinigay nito sa kanya at itinaas din ang kamay upang sampalin sana siya pero naging maagap siya upang pigilan iyon. How dare you looking at my husband like that? Alam niya na mali din naman ang kanyang ginagawa dahil hindi naman siya sigurado kung anong ginagawa ng babae sa asawa. Pero dahil sa sobrang galit dahil may pinaalala din sa kanya ang babae noon, ay nagawa niyang gawin iyon. Napalakas din ang kanyang boses na sa tingin niya ay ngayon lang niya nagawa sa buong buhay niya. How dare me? I should have said those words to you, bitch. I really don't see why Vladimir still married you when you hurt him in the first place. That's none of your business. You go away, you bitch. Gustong mapatutop ni Arya ng noo dahil hindi siya sanay na makipag-away ng ganoon. Yun din ang unang beses na masabi niya ang salitang iyon. Aryan? Naputo lang init sa pagitan nila ng babae sa tinig na iyon ni Vladimir. Tumingit silang dalawa ng babae sa lalaki na mukhang nagising dahil sa kanilang pagtatalo. Paalisin mo siya ngayon din, Vladimir! Itinuro ni Aryan ang babae. Lumapit siya kay Vladimir. Nagtago sa likod nito na para bambata. Kumunot ang noo ni Vladimir. Lara? What are you doing here? Sa gulat niya tumawa ang babae. What? Vladimir? Pretending that you just saw me because your beloved housewife came unannounced? You know what I am doing here. Tumingin din siya kay Vladimir. Ayaw niya na isipin na namutla ito pero yun talaga ang nakita niya sa mukha ni Vladimir. Parang may kumurot sa puso niya. Kung ganoon ang reaksyon ni Vladimir, malamang nga na totoo ang sinasabi ng babae. Mukhang natakot ito. God, Lara, I don't want to see you again. Nangingit-ngit ang ngipin ng babae pero salip na si Vladimir ang atakihin nito. Siya ang pinagsalita nito. I'm one of Vladimir's mistress, darling. I still don't get enough of him even if we parted years ago. And with his reactions to me on the past weeks, I'm visiting him. I know, I still have the hope of having him again. Maybe not as his wife because you're already there. But I'm not a demanding type of a girl. I could be contented to be his mistress. Yun lang at iniwan na sila ng babae. Naiwan silang dalawa ni Vladimir sa opisina. Nakatiim ang mga bagang nito habang sinusundan lang ng tingin ng babae. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya, Vladimir? Binibisita ka ba talaga ng babaeng iyon itong mga nakaraang linggo? Yes, but... Nalaki ang mga mata ni Aryan. At hindi mo man lang sinasabi sa akin? Punong-puno ng hinanakit ang boses ni Aryan. Kailan mo balak sabihin sa akin? Is she threatening you? Is she seducing you? O kaya, dahil hindi mo sinasabi sa akin ay dahil may balak ka rin na magpaakit sa kanya? Kumunot ang noo ni Vladimir. You're talking nonsense, Aryan. Ni hindi nagawang makinig ni Aryan sa sinasabi ng asawa. Masyadong tumatak sa isip niya ang naging akusasyon niya rito at kung ano maaari maging epekto noon sa relasyon nila. Masyado siyang nasaktan. Naisip din niya bigla ang mga ginawa sa kanya ni Vladimir nitong mga nakaraang linggo. Nakabuo siya ng ideya doon na lalong nakapagpasakit sa kanyang nararamdaman. Kaya mo ba binili ang bahay sa Tagaytay para mailayo mo ako sa inyong dalawa? Kaya ba kahit kaya mong hindi naman magtrabaho sa opisina, pinipilit mo pa rin dahil sa babaeng yun? Dahil gusto mo siyang makita? Sunod-sunod na ako sa ni Aryan. Napansin niya na nagulo ang mukha ni Vladimir. Sapat na iyon para mapatunayan ni Aryan na guilty ito. Kinuha ni Vladimir ang kamay niya. Mukhang gustong magpaliwanag pero lumayo siya rito.
She feels so betrayed and hurt. Pinagkatiwalaan niya si Vladimir pero pinag-iba na pala talaga ito ng panahon. Don't touch me! You betrayed me! No, Aura. Let me explain. Hindi na naituloy ni Vladimir ang sasabihin na bigla na lang siyang tumakbo palabas ng opisina nito. The feelings were too heavy to carry right now. Wala siyang ibang maisip na gawin kung hindi takasan si Vladimir. Sumakay siya ng elevator pababa ng building pero sa kasamaang palad ay nahabol siya ni Vladimir. Niyakap siya nito sa kabila ng hindi niya mapakalmang sarili niya. Nakaramdam siya ng sara pero sariwa pa rin ang sakit. Nasaktan siya sa ginawa sa kanya ni Vladimir pero unti-unti siyang kinain ng konsensya niya. Nang maisip na kung niloko at pinagtaksilan man siya nito, nararapat lang din naman iyon sa kanya, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, siya ang unang gumawa noon kay Vladimir. Masama ang damdamin ni Aryan pero pakiramdam niya ay mas lalong sumama pa iyon nang maramdaman niyang nag-uumpisa na namang dumiklap ang ilaw ng elevator. She felt deja vu. Ganoon-ganoon din na naging eksena nang siya naman ang humabol kay Vladimir sa elevator. At tama nga ang naging hinala niya sa maaaring mangyari. It happened again. The elevator got stuck. Sumpa na yata iyon sa kanilang dalawa kapag nagkakaroon sila ng pag-aaway ni Vladimir. Nagdim din ang ilaw. Napayakap na din siya kay Vladimir dahil sa nangyari. Pero kasabay noon ay napaiyak na siya. Hush, Aura. Calm down. Hinagod ni Vladimir ang kanyang likod. This elevator is really playing a trick on us. I'm scared, Vladimir. Kung yun man ay dahil sa sitwasyon nila ngayon o dahil sa maaaring mangyari sa kanilang relasyon, hindi may paliwanag ni Aryan. It's okay. We are going to be alright. Siguro ginusto na rin ang tadahana na mas stuck tayo dito dahil kailangan talaga natin mag-usap. You shouldn't run away from me. Nasaktan ako. It's so hard to bear the pain that I just want to escape from it. I want to escape from you. Tumangutango si Vladimir. I understand. Pero hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ko gustong nagagalit ka ng ganyan sa akin. I should hate you, Vladimir. Pero kagaya ng sinabi mo sa akin, nang malaman mo na nasasaktan ako, nararapat lang naman sa akin ang lahat ng sakit na ito, diba? Aura, ako ang unang nanloko sa'yo. Ako ang unang nagtaksil. Kung binabawian mo naman ako ngayon, I deserve it. Lahat ng sakit, I deserve it. I deserve all this pain. Huwag mong isipin yun, Aura. I'm sorry na nagawa ko sabihin sa'yo mga salitang iyon noon. Masyado akong kinain ng galit ko sa'yo. Hindi ka nararapat para sa sakit. Hindi rin nararapat na masaktan ka ng ganito. Hindi ko intensyon yun. At hindi din iyon ang nangyari. Mali ka ng iniisip mo. I can't help it. I feel so neglected. Masaya man ako sa Tagaytay pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba nitong mga nakaraan na ayaw. Na ayaw mo namang makinig sa akin. Alam kong nahihirapan ka rin sa paulit-ulit na pag-uwi sa bagong bahay natin. Tapos ngayon malalaman ko na ilang beses ka nang pinupuntahan ng babaeng iyon dito. I feel so betrayed. Hindi mo sinabi sa akin yun. Pakiramdam ko'y nagsisinungaling ka. I want you to be on our home. Gusto ko din naman na umuwi doon dahil sa mga sinasabi kong dahilan kaya binili ko ang bahay na iyon. Kahit mahirap para sa akin, pinipilit ko dahil pagdating ko doon ay worth it ang lahat. And the reason why I didn't tell you about Lara is because I don't want you to worry. Ilang beses na nga niya akong binabalikan but I resist her. Sa totoo lang ay pinaban ko na nga siya sa kumpanya. Kaya hindi ko lang alam kung bakit siya nakapasok ngayon. Isa pa, hindi ko siya gusto. Ang kung ano man ang nangyari sa amin noon, nakaraan na iyon. Kay dali lang siyang mapaniwala nito dahil ramdam niya ang sincerity nito sa bawat mga salita. Pero hindi ibig sabihin noon ay nawala na lahat ng takot niya. I know her, Vladimir. And I'm scared of her. Siya ang unang babaeng ipinalit mo sa akin. 2 linggo pagkatapos natin maghiwalay. Kumunot ang noon ni Vladimir. Paano mo siya nakilala? Hindi ko siya kailanman ni-recognize bilang mga naging girlfriend ko.
Sa pagkakaalam ko din ay walang kahit anong magazines o society newspaper ang naglatahala tungkol sa naging kaugnayan ko sa kanya. Isama pa na ilang beses lang din naman kami nagkasama. Hanggang saguluhin niya ako ngayon. Nahuli ko kayo, Vladimir. Ikinuwento niya rito ang tagpong natagpuan niya noon sa apartment nito. Binalikan mo ako? Tila may bumara sa lalamunan ni Vladimir nang sabihin iyon. I feel so guilty, Vladimir. Masyado din ako naging impulsive. Alam ko na parang may mali sa relasyon natin noon pero hindi ko dapat ginawa iyon. You're good for me. Napapasaya mo din naman ako. But when Jaejin came, I think I am happier. Pero false alarm lang pala iyon. I think what I felt was that I am so much flattered that a guy like him approached me. Sino bang hindi? She was every girl's dream. Isa din ako sa mga nagkakagusto sa kanya. Pero nang sinubukan ko ang relasyon namin, hindi ako mapakali. Naisip ko na guilty lang ako sa ginawa ko pero nararamdaman ko na hindi lang yun. Pakiramdam ko hinahanap-anap kita. Gusto ko makita ang mukha mo sa mukha ni Jaejin. And when I saw you with that girl in your apartment, nasaktan ako ng gusto. Kung hindi kita mahal noon, bakit ko naramdaman ang sakit na yun? Minahal kita, Vladimir. Hindi ko lang siguro na pagtantuin yun dahil masyado akong nasanay sa'yo. Bata pa lang tayo, magkasama na tayo. Alam ko na secure ako sa'yo. Secure din ako sa relasyon natin. Napakatagal na ng pinagsamahan natin na pakiramdam ko wala na namang magbabago. Siguro kinailangan ko ng space at naibigay yun nang dumating si Jaejin sa buhay ko. Nagulo naman iyon. Nakaramdam ng kakaiba ang puso ko na ipinagkamali ko namang i-categorize na pag-ibig. Lumalakas lang ang tibok ng puso ko kapag kasama siya dahil proud ako na pinili niya ako. Nasa dinami-dami ng babae, napansin niya ako. Gusto kong naramdaman ko pero hindi din iyon nagtagal. Lalo na nag-uumpisa na akong kainin ng guilt sa ginawa ko sa'yo. At nang makita kita na may kasamang iba, masaktan ako. Kung hindi kita minahal, tama ba na masaktan ako? Nasaktan din naman ako na maghiwalay kami ni Jaejin pero nang makasama kita, nang malaman kong pumayag ka na makipagbalikan sa akin, nawala ang lahat ng sakit, na hindi ko na nga siya naisip na maghiwalay kami. Mas naisip ko pa ang panghihinayang tungkol sa iyo kaysa sa sakit na ginawa niya sa akin. Pero na magkahiwalay tayo, iba ang sakit. Daladala ko yun sa mga nakalipas na taon. Hindi na wala. Palagi ako nangihinayang. I guess, nangyari sa akin ang kataga na you only realize that you love the person when he or she is not with you anymore. I took you for granted, Vladimir. Naging isang malaking pagkakamali iyon para sa akin. May nararamdaman din naman akong kakaiba sa iyo noon pero dahil iniisip ko na tila may mali sa relasyon natin. Palagi, hindi ko maamin iyon. Hindi kita masisisi kung maramdaman mo na may mali sa relasyon natin. Sa una pa lang naman talaga ay mali na iyon. You had been a bargain in the depth of your father. Siguro iniisip mo na parang ipinipili tayo sa isa't isa. Tumango sa Aryan sa sinabi ni Vladimir. Ganoon nga ang nararamdaman niya. Palagi na lang sinasabi sa akin na makukubuti ka para sa akin. Kaya ayos lang. Pero hindi man lang nila ako binigyan ng kalayaan para isipin na hindi lang naman talaga iyon ang makukuha ko. Hindi man lang ako binigyan ng kalayaan na magmahal at nang makita ko si Jaejin, inisip ko na iyon na ang pagkakataon. Pero isang false alarm lang pala iyon. Isang pagkakamali. Dahil sa kabila ng aking napagtagumpayan, hindi ko magawang maging masaya sa piling niya. Hindi ako maging masaya sa piling niya dahil alam ko na hindi ka masaya. Ayoko nang ganoon. Ayoko nasasaktan ka. Hindi ba't ganoon na nagmamahal? Pero late ko nang na-realize iyon. Ginulat ako ng mga ipinagtapat mo sa akin. Pero masaya ako. Kaya lang may hindi ako maintindihan pa. Kung minahal mo ako noon at napagtanto mo na rin naman iyon, bakit patuloy ka pa na nakipagrelasyon kay Jaejin? I'm wrong with that, too. I made a mistake pero mas pinili ko na panindigan iyo sa pagbabakasakali na naging mali din naman ang pagkakatanto ko. Nakipagbalikan ako muli kay Jaejin at dahil mahal niya ako,
tinanggap niyang muli ako. Pero hindi. Kung mali ako sa mga naging realizations ko, bakit masaya ako sa nararamdaman ko kapag nasa malapit ka? I guess, isa rin na dahilan kung bakit pinanindigan ko na lang ang pagkakamali ko dahil nagawa ko na rin naman iyon. Kung malungkot man ako, nararapat lang din iyon sa akin. Alam ko rin naman na magiging mahirap para sa iyo ang pakikipagbalikan sa akin, lalo na at nakita ko na naging masaya ka. Nagkaroon ka ng iba't ibang girlfriends. You're wrong. Hindi ako naging masaya sa piling nila. Kaya nga ilang beses din ako nakapagpalit ng girlfriend ay dahil na rin hindi ako makontento. Hindi ako lubusang maging masaya dahil hindi ikaw ang mga babaeng iyon. You made a lot of mistakes, Aryan. I know I should blame you but I don't want to. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ako din ay nagkamali. Basta na lang kitang pinakawalan sa piling ni Jaijin. Hindi ko dapat basta na lang ginawa iyon dahil kapag nagmahal ka, you should learn to fight for it. You shouldn't just give up. Pero hindi mo lang naman ako gustong masaktan pa noon kaya ginawa mo iyon. Tama ka. At ganoon din naman ako ngayon. Hindi ko din gusto na nasasaktan ngayon kaya kinailangan ko magpaliwanag sa iyo ngayon. Pero sa tingin ko, ako yata mas lalong nagkaroon ng paliwanag. What took you so long to explain those to me? Dahil natakot ako. Isama pa na naguguluhan din ako sa nararamdaman ko. Tama ba yun? Napakarami kong pagkakamali kaya napakahirap na intindihin. Alam ko din na mahirap intindihin at natatakot ako na baka hindi mo rin maintindihan iyon. Pero lahat ng pinaliwanag ko sa iyo ngayon, totoo yun, Vladimir. I love you then. And still, hinawa ka ni Vladimir ang pisngi niya. And I love you too. Napakurap si Aryan sa narinig. You still do? Narinig niya ang tawa ni Vladimir. What a silly question. I'm sorry, nagulat lang ako. I am expecting you said those words to me for so long, Vladimir. At pinoproblema mo ba iyon? Inaantay lang naman kitang sabihin din ang mga salitang iyon. Kumunot ang kanyang noo. What? Pinindot ni Vladimir ang ilong ni Aryan. Kagaya mo'y natatakot din ako. Mahal pa rin kita, Aryan. Pero gusto kong makasigurado na ganoon din ang nararamdaman mo sa akin kaya hindi ko pa rin binibitawan ang mga makapangyarihan na salita na iyon. Oh, hindi ako aware na hindi ko pa pala nasasabi yun sa'yo. Gustong pupukuy ni Aryan ang ulo dahil narereklamo niya sa loob-loob niya iyon. Samantalang siya din naman pala ang may kasalanan. Pero nararamdaman ko din naman na mahal mo ako kaya hindi ko nalang binabanggit. Nag-iba ka ng gusto simula ng ikasal tayo. You became caring. Nararamdaman ko na ngayon na pinahalagahan mo ako kaysa sa dati kaya secure na ako. Ganoon din ako kaya pinili ko na lang na huwag sabihin ang mga iyon. Pinili ko na lang na makontento. But the feeling was overwhelming now. Mukhang mas magugustuhan ko yata na maging demanding kung ganito kasarap ang nararamdaman ko. I am more than contented now that I am really secured with your love. Hinalikan ni Vladimir ang tuktok ng ulo niya. Isinunod nito ang kanyang noo, pababa sa kanyang labi. She found it really sweet. Gumaan ang pakiramdam niya. I love you beyond the bounds of my own intelligence and sanity, as I can forgive and still love you despite of what you did to me. All you had to do is stand in front of me and I melt every time. Ganyan ka ka-effective sa akin na ikinatatakot ko iyon. Kaya palagi kong pinipili na lumayo noon. Natakot ako na bumigay agad kaya pinilit ko na baliwalain ka. But I can't. I love you too much to ignore you forever. And I didn't deserve the kind of loneliness I feel whenever I avoid you. That's why I chose to just give in. Isama pa na nakikita ko na nakita ko rin naman na nagbago ka na. That's already okay for me. Aryan knew she didn't deserve this kind of love but she still have a lifetime to prove that she deserved and worth it. Ipinapangako niya na gagawin niya ang lahat para bumawi sa pagkukulang niya kay Vladimir. I'll cherish your love forever. I will love you forever. I will take care of you. I will... Napatigil si Aryan sa uling pangungusap na sinabi. Naalala niya ang dahilan kung bakit nga pala siya nagpunta sa opisina ng asawa. Oh God!
Namutla din siya sa isipin na pinago niya ito ng gusto dahil sa tantrums niya. What? What's wrong? You're not feeling well and... Itinaas ni Arya ng kamay upang tingnan ang lagay ng init ng katawan nito. Hindi naman ito mainit pero hindi pa rin maiwasang mag-guilty ni Aryan. Hindi dapat kita pinagod. Aalagaan kita, di ba? Ipinapangako ko pa lamang yan sa'yo pagkatapos hindi ko na agad napanindigan. I feel so horrible. Tumawa si Vladimir sa gulat niya. Relax, ayos na ako ngayon. Hindi mo ba nakita sa couch kanina? When you called me? I feel so really unwell. Binaliwala ko ang tawag mo pero sa totoo lang ay hindi naman talaga. Ilang minuto pagkatapos ng tawag mo, bumigay na ako. Nagpahinga ako sa couch. May problema man pero naisip ko na mas lalo sigurong magkakaproblema kung hahayaan ko na magtrabaho gayong masama ang pakiramdam ko. Naisip din kita. Alam ko rin naman kasi na magagalit ka kapag umuwi ako na masama pa rin ang pakiramdam ko kaya inisip ko na unahin din ang sarili ko paminsan-minsan. Hindi ko rin namalayan na sa pagtulog ko ay pumasok si Lara. I guess, sinadya niya talaga na lunchtime para wala ang sekretarya ko para harangin siya dahil nagawa niyang takasan ng bodyguards. Are you sure? You're really feeling well now? Ngumisi si Vladimir. Hindi pa pala. Kinulang pa pala ako sa gamot. Napataas ng isang kilay si Aryan. You mean, you and your sweet lips are my cure. The sweetest medicine in every disease. Wika nito sa kahinalikan muli siya. At kagaya ng ipinangako ni Aryan sa sarili, papatunayan niya na gagawin niya ang lahat para bumawi. She kissed him back with the same intensity. Hindi na nila namalayan ni Vladimir kung gaano katagal nagtagal ang paghahalikan nila. Hindi na rin alintana kung hanggang kailan sila may stuck sa elevator na iyon. Pero baliwala na kay Aryan muna iyon ngayon. Hindi na siya natatakot dahil alam niyang nasa tabi na niya si Vladimir. Masasabi niya ngayon na maayos na ang lahat sa pagitan nila. She felt secured and safe with Vladimir. In his arms, she finally felt at home.